Sound check. Mic test. Mic test, sound check. Ready po ba ako dun sa likod? Rinig naman ano? Rinig di? Rinig ako okay. Ayan. Tinatawagin po natin yung ating mga team leaders na nasa labas pa. Kung may mga initime po kayo, pwede na po kayo dahan-dahan pumasok para po tayo ay makapagsimula ng ating business presentation kay Santé. Team leaders will be starting in about 5 minutes. We'd like to ask you to join us for tonight. We'd be happy to have you. Maluwag po tayo dito sa may right side. Hi guys, we're about to start in about 5 minutes. So again, may I invite lahat po ng mga team leaders, pasok po tayo sa loob. Sama po natin ating mga ka-team at ating mga invites para tayo ay mag-participate sa ating SVP tonight. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Testing nga kung gising pwede mo to. Good evening! Good evening! Ano? Parang gutom. Parang hindi kumain. Good evening! Good evening! Isa pa, hi! Hi! Hello! Hi! Ano to? Sino pong gutom na? Tasa kumain? Tasa... Ayaw nila kung bahala kayo. Nag-order ako ng food. Sino gutom na? Yan! Sa lahat na gutom after 5 minutes, nilipas na yan! Good job! Alright. Guys, can I ask you to move in front? Sige na. Sige, move forward. Sige. Kasi, those who become in late, they can use the seats at the back. So move forward, please. Move forward. Okay, mag-alala, away lang po namin na tumatalsip. Nakakayaman yun. Huwag mo nakabangan, kuya. Move forward! Move forward na po. Sige na po. I know we can all do this. Team leaders, could you coordinate? Could you move forward para yung mga late sa likod na? Kasi pangat na muntinan mamaya. Yung ink talaga ng pente. Could everybody move forward, please? Yan, yan. Sige, pag... Parang... Hey guys, we are... Nga pala, bago po tayo magsimula, pwede po tayong kumaway sa mga TFC subscribers kasi we are going live via satellite. Hindi kayo naniniwala, kaway lang kayo. Hi, UAE! Hi! Naniwala kayo lahat? Hindi, chok lang. Hindi, totoo yun. Sinenya sa akin natin. Kayo talaga! Akala nyo niloloko ko kayo. Before I start, my name is Matt Cahilo. Ano po yung pangalan ko? Matt Cahilo! Ano pong kaitlog? Huwag ko kayong ganyan. Ngayon lang tayo nagkakita-kita lang, namimintas din. Kahilo pwede po ka-itlog. I am currently the international liaison for NetDev. Meaning, I am the one who is coordinating with UAE, with Nigeria, with Hong Kong, and Singapore. So tonight, I'm blessed to be with you. Are you blessed to be with me? Yes! Parang hindi naman. Are you blessed to be with me? Yes! At sige, lahat ng blessed, pumalakpak ng isa. Impress na bes, wala po tatlo. Sorry, Filipino talaga. Cute-cute niyo lahat. Alright, so tonight, we all know why we're here. And we are all very blessed. Can you say that? I am blessed. I am blessed. Sabi mo ulit, I am blessed. I am blessed. Oh, no, parang gulun siya ilang, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Yes, you're blessed because you are at the right place at the right time. Tonight, you'll be listening to one of my good friends, my mentor, and
isa po sa mga tao hinahangaan po natin pagdating sa larangan ng pagtulong sa ibang tao pagdating sa negosyo. Okay lang po ba sa inyo mag-orient po sa inyo o magbibigay sa inyo ng idea ay isang taong eksperto? Okay lang po ba yun? Yes! Ay, parang hindi okay sa inyo. Ulitin ko, okay lang po ba ng taong magtuturo sa iyo ngayong gabi ito? Marami ng taong natulungan para umasenso sa buhay. Yes? Yes! Kasi ang motto natin sa Santé ay help people live. Okay. So, mga kaibigan, pag akin po siyang tinawag, I expect you to raise the roof. Sige nga, sample nga na raise the roof. So, tatawagin ko siya. For example, tinawag ko siya. At acting speaker, Chumachunyo, Cheles, Cheles! Woo! Walang gana kayo. Ano mo raise na? Wala kayong na-raise, no? Yung blood pressure ko lang ang na-raise nyo. Alala po nyo kausap. Pagka sinabing tayo yung magpapalakpakan, pagka po tinawag ko siya, pwede ba yung papalakpakan mo siya, yung pang blessed na millionaire? Okay ba yun? Yes! Sample nga, 1, 2, 3, palakpakan! Woo! I'm so sad. Could you do it again, man? Palakpakan! That's more like it. Okay. So, ladies and gentlemen, sige, before we start pala kasi, I invite you to take a moment of silence and to honor who you believe in to be your creator and who blesses all of us. So, let's take a moment of silence before we start. Alright, now since all of us are ready, mga kaibigan, again, we are so privileged tonight to have this man. He has helped so many people, not just here in the Philippines, but also abroad. I won't take you too long because I'm excited to hear him as well. Ladies and gentlemen, let's watch this quick video. Pag nagsalita kasi ako na yayaman ka kaibigan. Naniniwala ka ba? Yes! So dito, meron pang 15 million na kulang. Meron pang 15 million dito. Sino ang gusto ng 5 million na tatlo? Ayaw? Ayaw talaga. Yun, palakpakan natin si sir. Yan, maayos na. Okay, first of all, I would like to greet our international members. Good morning. And sa lahat ng mga leaders, of course, good evening. And to all new invites. Palakpakan naman natin sila. Sila ang mga bago? Pwede ko malaman? Taas ang kamay? Okay. Sir, okay lang ba? Bulahin kita ngayon? Okay lang ba? Lahat ng bago, bulahin ko kayo? Babulahin ko kayo kung paano baguhin ang buhay nyo. Okay lang? Okay, my name is Chris Sabile, and all I can say, I'm so blessed because I'm doing this business for almost 20 years. Matagal na? Yes! Ma'am, kung 20 years na, 7 years old ako nag-start, ilang taon na ako ngayon? Parang masama ang loob mo, ma'am. Okay, why I'm so blessed? Kasi bakit? Ito yung negosyo totally nakapagpabago ng buhay ko. Si Chris Sabile, isinilang sa squatter, lumaki sa squatter, okay? From squatter to executive village. From nothing to something. So, ibig sabihin, maganda yung business? Okay, kung maganda ang negosyo, maraming umaman dito. Ang tanong, gusto mo rin bang umaman? Yes! Okay, gusto mong malaman ang unang sikreto para umaman?
Gustong malaman? Yes! Okay, para ka daw umaman, sabi ng karamihan, dapat masaya ka raw muna. Tama ba yon? Yes! Meron ka bang nakitang mayaman na kasambakol ang mukha? Lahat ng mayaman, masaya ang mukha, tama? Tama, yes! Meron akong unang sikreto. Actually, kinanta ko na to last time. And this is the first time nakakantahin ko ulit dito sa SBP. Gusto niyo malaman ang sikreto ko? Yes! Dapat pag mayaman ka raw, gusto mo umaman, dapat feeling good ka raw muna. Ako po, yes! Okay, meron akong kanta na talagang ako lang ang gumawa na ito. Okay? Gusto niyo marinig? Yes! Yung iba rito, actually narinig na. Yung mga baguhan, gusto niyo ulit marinig? Yes! Pag ito, kinanta mo kaibigan, automatic, yayaman ka. Gusto niyo kantahin ko? First time ko kantahin sa SBP ko. Actually, nakalive ako ngayon. Lahat ng member ko sa Nigeria. Hi. Okay, gusto niyo marinig? Yes! Ang title is Feeling Good. Maganda yung title? Yes! Okay, gusto niyo kantahin ko na? Yes! Okay. I'm feeling good. 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 Maganda, patapakan mo naman. Kasi once na kinakanta mo yan, pagkagising mo ng umaga, kaibigan, magaganda ang pakiramdam mo. Tama ba yon? Dahil kinanta ko, ngayon kayo naman ang kakanta. Ang hindi kumanta, hindi yayaman. Ang sumpa hanggang ikasampung henerasyon. Ngayon, tingnan ko lang kung hindi ka kakanta. Bukod sa hindi ka nayayaman, papangit ka pa! Okay lang ba? Kakantayin natin! Okay, 1, 2, 3, go! I'm feeling good. 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 Palakpakan mo naman. Tingnan ko lang kaibigan, the moment you wake up in the morning, yet ang kantahin mo kaibigan, believe me, talagang nakaka-release yan ng stress. Tama? Yes. Okay, gusto niyo umaman? Yes! Importante bang umaman ang isang tao? Yes! Kaibigan, nandito tayo, pag-uusapan natin negosyo. Okay lang? Pag-uusapan natin pera. Okay lang ba? Yes! Sino ang gusto ng pariya? Natural, wala. Do, dahil business sa pag-uusapan natin, okay lang ba? Papel ang pag-uusapan natin? Yes! Okay lang ba? Milyon na pag-usapan natin? Yes! Dahil negosyo to, para sa akin, gusto ko pag-usapan na natin ang milyon. Tama ba yon? Yes! Lahat gusto maging milyonaryo? Yes! Sino gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay! Woo! Okay. Yung mga kalahati, kalahating milyon lang po yan. Maliwanag po ba? Sino gusto ng bagong sasakyan? Woo! Yung kalahati, second hand lang yan. Kaya magmula ngayon hanggang mamaya, pag sinabi kong taas ang kamay, todo mo na. Okay? Okay, para sa akin, kaibigan, importante ang pera. Importante ba ang pera sa buhay ng tao? Yes! Importante ang pera sa buhay ng tao. Now, paano ko nasabi na maraming mahirap? Okay? Dahil isinilang si Chris sa squatter. Lumaki sa squatter, pero nabago ang buhay. Now, bakit still may mga mahirap pa rin? Why? Yung ibang kamag-anak ko still nasa squatter pa rin. Mga kaklase nung araw, kaibigan, nasa squatter pa rin. Bakit? Sila ang nag-isip na mahirap sila. Lahat ng bagay, lahat ng opportunity na nakikita nila, mahirap para sa kanila. Parang ganito lang, nakita ang Santé, ang mindset nila, Chris, mahirap yan, hindi ko kaya yan. Anong pumasok sa isip? Mahirap. Kaya pag pumasok sa isip at naramdaman niya ng puso niya at kapag ginawa, hirap na hirap. Tama? Now, nung bata pa lang ako, inisip ko na pagdating ng araw, yayaman ako. Anong inisip ko? Yayaman ako. Laging iniisip ko, yayaman ako. Kasi ang hirap po ng taong mahirap. Meron ba ritong tuwan-tuwa na mahirap siya? Meron ba?
Wala. So, ibig sabihin, at the age ng 7, nangangarap na ako, pagdating ng araw, babaguhin ko ang buhay ko. Ang hirap ng nakatira sa squatter. Ano iniisip ko lagi? Yayaman, yayaman, yayaman. Ang tanong, madali bang yumaman? Mga kaibigan, mahirap pong yumaman. As in, mahirap. Pero, lagi kong sinasabi, dalawang klase lang ang hirap sa mundo. Mahirap po maging mahirap. Mahirap din maging mayaman. Tanong, mamili ka na lang kung saan hirap ang gusto mong gawin. Mahirap ang mahirap? Yes. Mahirap maging mayaman? Yes. Tanungin mo na lang ang sarili mo, kaibigan, kung ilang panahon mo nang ginagawa yung ginagawa mo ngayon at nahihirapan ka pa rin, bakit hindi mo gawin yung ginagawa ko? Mahirap, pero pwede kang yumaman. Yes. Palakpakan mo naman. Okay, bago ko mag-start, gusto ko lang iba natin sa atin, kung ano raw trabaho meron ka, kaibigan. Naniniwala ka ba sa sarili mo, lalo na sa mga baguhan? Kung anong trabaho meron ka, sorry, ang hirap ko talaga mag... Naiintindihan nyo? Hindi. Dati po kasi akong doktor. Konduktor. Kung ano raw trabaho meron ka, naniniwala ka ba na it's just make you a living? Tama? Yes. Naniniwala ka bang bubuhayin ka lang yan? Yes or no? Yes! Sabi sa actually, according to the research, kapag 5 taon ginagawa mo raw ang isang bagay at walang nangyayari, ibig sabihin, within 5 years, pag walang nangyayari sa'yo, bakit tinutuloy mo pa? Kasi para sa akin, ang pagyaman at pag-aseso ng isang tao, hindi po yan nakukuha may pinag-aralan ka o wala. Lalong hindi yan nakukuha matalino ka o mangmang. Nakukuha yan kung paano ka mag-isip. Imagine, 5 years, 10 years, 15, 20 years, walang nangyayari sa'yo, pero bakit tinutuloy mo pa rin? So, maniwala ka, bubuhayin ka lang. Yes or no? Yes! Tanong, negosyo ba ang ginagawa natin? Yes! Sino ba ang umasenso? Nagtrabaho, nagnegosyo? Sino marami negosyo? Pilipino in chief? Sino may-ari ng mga mall? Pilipino in chief? Simply because ang mindset natin, no offense, meant karamihan sa kasi sa atin, anak, mag-aral kang mabuti para pag nakatapos, maganap na magandang? Trabaho. Tama? Trabaho. Ako, hindi ko maintindihan itong spelling ko eh. Bahala ka na nga. Ang gulo mo. Trabaho means bubuhayin ka lang. Yes or no? Ang sabi ko kanina, sino umasenso? Nagtrabaho, nagnegosyo? Negosyo. Marami ang yumaman sa negosyo. Yes or no? Yes. Ang tanong, networker ka ba? Yes. Sino networker dito? Bakit yung iba hindi? Ano ka? Ano pinunta mo rito? Sino networker dito? You are so blessed. Simply because, pag ginawa mo ng tama ang negosyo na to, dalawa lang ang pupuntahan mo. Either yumaman ka or maging milyonaryo ka. Mamili ka na lang. Yumaman o maging milyonaryo? Yes. This is it. Business or I'm a proud networker. Bakit? Kasi bakit? Ito po ang bread and butter ko. So, dahil sabi ko nga, sa mga baguhan, dalawa lang ang pupuntahan mo rito. Either yumaman ka or maging milyonaryo ka. Maganda ba yon? Yes! Okay. So, hindi ko na patatagalin. Ayoko sayangin ang oras nyo. Okay lang ba hanggang alas 12 tayo? Yes! Okay lang ba hanggang alas 12 tayo? Yes! Ba't parang iba sa ilong dumadaan? Parang hindi matanggap hanggang alas 12. Kaibigan, hanggang alas 12, pero bibigyan kita kung paano baguhin ang buhay mo, huwag kang magreklamo. Okay lang? Okay. Kasi wala akong nakita, kaibigan, na umasenso na puro reklamo. As in. Tama? Parang ganito lang naman yan eh. Sino ba ang masarap ang posisyon? Nakaupo, nakatayo? Nakaupo. Sino ba ang mas maganda ang posisyon? Nakikinig, nagsasalita? Nakikinig. Nakuha nyo. Sino may karapatan magreklamo? Okay. Our company, of course, nag-start siya 2007. So, 10 years na ba siya? Yes. When it comes to barley, tayo po yung barley authority. In the next 5 to 10 years,
When it comes to barley, it must be Santé. When it comes to Santé, it must be barley. Maganda ang kumpanya. Yes. Number one product tayo when it comes to barley. And of course, fast-growing company. And ang maganda nito, distributing more than 20 countries right now. Believe me, in the next 5 to 10 years, we're going to open minimum 50 countries. Malapakan mo naman. And I'm so excited kasi ilang bansa na po ang bubuksan this year. Okay, more than 70 branches nationwide. Ano pa ambition ni company? Global provider of premium wellness products and services. And of course, the mission, help people live better lives. Maganda ang kumpanya. Yes. Our CEO, Mr. Joey Marcelo, and his management team, they were all former networker. A combination of 50 years experience just to build Santé. Maganda ang kumpanya. Yes. Matibay. So, ibig sabihin, napakagandang magnegosyo kapag maganda ang kumpanya. Baliwanag? Okay. Of course, ito yung head office natin sa Ortigas. And we have Cebu Regional Office sa Davao. And of course, our global offices, meron tayo from New Zealand. Ito yung manufacturing company natin from New Zealand. And of course, meron tayo sa Dubai. Upcoming na po yung iba natin sa Sharjah. And of course, yung tinatawag nating Hong Kong office. Nag-start po yan last month. And I'm so excited, of course, sa Nigeria, Africa. Palakpakan naman natin. Bakit ako excited sa Nigeria? Kasi ako po yung pupunta ng Nigeria. Bakit ako excited? Kasi first time ko, ako ang magiging cute doon. Huwag kang kumontra. Walang kukontra. Dahil ang kumukontra dito, hindi ayaman. Maliwanag? Yes! May kukontra. Huwag na. Gusto ko yumaman. Of course, tayo lang yung merong one-of-a-kind company na merong sariling gym. Ang mga nag-gym po dyan, mga professional basketball players natin. And of course, we have our own wellness clinic. And meron tayong Santé properties. Imagine, kapag member ka ni Santé, you can use the properties. Maganda? Yes. Marami na tayong properties. Ito pa exciting dito eh. Mag-o-open na yung organic farm natin wherein may mga bilas na kapag meron tayong tinatawag na team building, dun natin gaganapin. Exciting ba? Yes. Maganda? Yes. Palapakan mo naman. As in. And one of a kind, MLM company in the Philippines, meron tayong sariling yate. Ang sarap pa nung nagbabakasyon ka tapos nandito ka, galing ka sa ibang lugar, pupunta ka rito, magyayate ka while drinking champagne, watching fireworks. Maganda? Yes! Nakagamit ka na ba neto? Yes! Exclusively kapag ka members ka rito. Maganda akong panya? Yes! Okay. Of course, Our barley from Country Barley, New Zealand. Ito po yung barley. And of course, yan yung plantation natin. Imaginin mo, we producing barley, organic barley from New Zealand. Masarap ba yung produkto? Yes. Kapag maganda yung produkto, maganda magnegosyo? Yes. So may sarili po tayong plantation farm. Okay? Ano ba ang produkto natin? Of course, we have barley juice, barley capsule. We have coffee with barley. Meron tayong choco barley. Meron tayong Slimming Tea Barley, meron tayong Fiber Energy, Wee Barley, and of course, we have first in the market, Barley Toothpaste. Wala po siyang fluoride. And meron tayong Sebon and Moments Napkin para sa mga babae. Actually, ito pwedeng gumamit yung lalaki. Ginamit ko, walang talus. Maganda ko. Sister na ito. Wala pa ka muna. Ganda talaga. Maganda produkto. Yes. Actually, we have only two business in the market. First is the services. The second is all about products. Kapag maganda ang produkto, maraming bibili. Yes. Kapag maraming bumili, maraming kikitain. Yes. Kapag marami kang kinita, pwede mabago buhay mo. Yes. That's the simple like that. Kaya ka lang kumakain sa isang restaurant o binibili mo ang isang produkto dahil masarap at maganda. Yes or no? Yes. It's look like our product. Okay? According to the Bible, actually hindi naman natin pinag-uusapan dito ang religion. Sinabi lang dito sa Bible, John 6:1-14,
feeding of 5,000 people with 2 fish and 5 barley loaves. Binanggit ba yung barley? Yes. So, ibig sabihin, bakit nung araw, ang buhay ng tao, 800, 500, 200, 100 na lang ngayon, ang pinakamatandang tao. Tama? Yes. Sila yung mga nakatira sa bundok. Bakit? Kasi ngayon, bakit marami ang nagkakasakit? Simply because the food we eat. Naniniwala ka ba? Wala nang ligtas na pagkain ngayon? Wala na pong ligtas. Huwag mong sabihin sa akin, ba't ka nagkasakit? Kasi, the moment na kumakain tayo ng mga synthetic and formulated food, yan ang nagiging cause ng sakit natin. Tama? Okay. Maganda produkto? Yes. Okay, actually, not only in the Bible, but also in Quran. That's why na-approve po tayo sa Saudi, na-approve tayo sa Dubai, sa ibang Islam country, kasi meron po tayong halal certification. Okay? Barley is an immune system booster. Ganito lang kasimple. While taking barley, kung anong sakit meron ka, kaya niyang pagalingin. While taking barley, lahat ng sakit na to, kaya niyang i-prevent. Maganda yung produkto? Yes. Ganito lang kasimple. Barley is an immune system booster. Ano ba ang pagkain ng baka, kalabaw, kabayo? Damo. Ang kabayo, pinangkakarera. Yes or no? Yes. Ang kalabaw, pinangaararo. Yes or no? Yes. Sir, kung magtitake ka ba ng damo, ikaw pangaararo ka rin. Nakuha niyo yung idea? Yes. Imagine, yun yung mga simpleng damo na nakikita natin sa bakura natin, may mga hidden nutrients. Tama? Kasi yun lang naman ang pagkain ng baka, kalabaw, kabayo. Simpleng tanong, meron bang malapit na ospital dito? Maraming pasyente? Yes. Iba't iba ang sakit? Yes. Ibig sabihin, kapag iba't iba ang sakit, iba't iba rin ba ang gamot? Yes. Tanong, may wellness clinic tayo? Yes. Maraming pasyente? Yes. Iba't iba ang sakit? Yes. Pero ano ang nire-reseta ng doktor natin? Barley. Kasi simple lang, kaya ka nagkasakit, bagsak ang immunity mo. Wala kasi akong nakitang may sakit na lumabas ng ospital na malakas. Yes or no? Paano lalakas yan kung lahat ng ibinigay ng doktor puro mga synthetic, puro mga medicine? Tama? Yes. Ang kailangan mo is natural food or complete food para tumaas ang immune system mo. Tama? Yes. Nakita mo bakit lumalabas sa ospital? Lumong-lumo? Bakit? Paglabas niya sabi, alalayan mo nga ako. Bakit? Paano gagaling yan? Unang-una, yung babayaran sa ospital, milyon na! Tama? Pag pumunta ka siya, pag nagpa-check up ka naman, inhale, exhale, 500! Dito, pag chinek up ka ng doktor natin, pag minalas-malas ka, 2 oras ka paabutin. Tama? Kasi bakit? Simple lang. Helping people live better lives. Yan ang motto ng mission ng company natin. Maganda produkto? Yes! Ganun lang kasimple, kaibigan. Kaya ka nagkasakit, kailangan tumaas ang immune system mo para mawala ang sakit mo. Maliwanag? Yes. Okay. Sabi nga rito, when the product is good, business follows. Ang sabi ko kanina, kapag may gumaling sa lugar nyo, tatanungin ba kung ano ang tinake ng tao na yon? Yes! Kapag nalaman na barley, kamag-anak, kakilala, kaibigan, bibili ba sila ng produkto? Yes! Paano kung sa lahat ng lugar ninyo, kumalat, lahat gumaling, kikita ka? Yes! Ganon kasimple, kaibigan. Kilala nyo? Yes! Hi! Hi! Kaibigan ko yan. Dati kami magkasama niyan eh. Sa pelikula. Patahan niyo maniwala. Dati po ako sa pelikula. Ma'am, di ba ako nakikita? Napapanood mo ma'am yung pelikula ng Tabing Ilog? Di mo kilala. Pagbasta mo ako maigi. Tabing Ilog ma'am, ako po yung lumot dun sa gilid. Pero tingnan nyo, kaibigan, kung paano ang artista tatalunin si Piol Pascual ni Chris Sabili. Tingnan mo, abangan mo lang mamaya konti. Huwag kang pumikit. Bakit?
may tamang oras po ang pagpigit. Gusto mo lifetime, walang gisingan. Okay. Importante ang pera sa buhay ng tao. Tama? Yes. Daily expenses, kailangan ng pera? Yes. And of course, pag-aaral ng mga anak mo, pera rin ba yan? Yes. Yung health mo, kaibigan, mas lalong pera ang kailangan dito. Kung mahirap ka nga, mas magkakasakit ka dahil hindi ka nakakakain ng tama. Yes or no? Yes. Kahit mayaman ka, magkakasakit ka pa rin. Bakit? Because of the synthetic and formulated food. Tama? Emergency, kailangan ng pera? Yes. Hindi naman pwede na valedictorian ka, cum laude ka, as in, ang dami ng diploma sa bahay mo. Emergency, pwede isang lucky lawyer? Pwede ba yan? Hindi. Pangarap, pera rin ba yan? Yes. Wala akong nakakitang natupad ang pangarap niya na walang trabaho, walang pera. As in, pera ba ang gumagana rito? Friend, huwag mo sabihin sa akin, bakit yung speaker, puro pera ang pinag-uusapan? It's normal, kasi negosyo po ang pinunta natin dito. Tama po ba yun? Mas maliwanag na pera ang pag-uusapan natin. Okay lang ba? Okay lang, sabihin niya na sa akin, mukhang pera yung speaker. Kesa naman mukhang walang pera. Maganda. Importante pera! Yes! Ito ang maganda. Totoo ba na nakakapangit ang walang pera? Yes! Ma'am, tuwan-tuwa ka ba pag wala kang pera? Meron ba rito tuwan-tuwa pag wala siyang pera? Wala. Wala. Normal na pag wala kang pera, nakasimangot ka? Yes. Pag nakasimangot ka, unti-unti, lulukot ang mukha mo, dyan ka papangit. Tama ba yun? Naniniwala ka ba? Nakakaganda, nakaka-cute ang maraming pera? Yes! Naniniwala ako dyan, kaibigan. Kasi bakit? Hindi ka kagwapuhan, hindi ka kagandahan, marami kang pera. Andyan, si Biggie Bello. Gusto mo total face off pa. Maliwanag. Okay. Yes, money is important. Sabi nga rito, kaibigan, kung trabaho, sahod, bayad, utang ka. Or trabaho, utang, bago sahod. Yayaman ka? Hindi. Kaya nga yung sinabi ko kanina, kung anong trabaho ginagawa mo, trabaho, sahod, bayad, utang, so ibig sabihin, binubuhay ka lang. Maliwanag? Tanong, kung ganito lang kasimple ang pag-uusapan natin, tingnan mo maigi kung nakaka-relate ka rito, kaibigan. Ilang oras ka nagtatrabaho? 8 hours. Ilang oras natutulog? 8 hours. Sabihin na natin, yung traffic papunta pabalik, pwede na 3 hours? Hindi. 2 oras para sa pagkain, pagligo mo sa umaga sa gabi. So a total of 21 hours ang nauubos mo. Saan ngayon napunta yung 3 hours mo? Pag-usapan natin yung 3 hours. Saan napunta yan? Pakipag-chismis? Or pag-Facebook? Or sa mga bagay na ginagawa mo, inuubos mo yung 3 hours? Tama? Kung empleyado ka, kaibigan, may sobra kang 3 hours. Saan mo dinadala yung Sabado at Linggo? Itutulog mag-apon? Tama? Now, 3 hours. Babaguhin ko ang buhay mo. Gagawin mo? Yes! 3 hours, kaibigan. Kailangan mo lang ng extra income. Hindi namin kailangan dito yung full time. Ang kailangan lang namin, temporarily, extra time, extra effort, extra income. Tama? Kailangan na extra income? Yes. Paano kung extra income within 5 years? Babaguhin ko ang buhay mo. Gagawin ba? Yes! Okay. Kailangan lang natin ang 3 hours mo, kaibigan. Okay. Saan ka pwedeng bumili ng barley? Pwede kang bumili sa mga brands, distributor, retailers, malls, and pharmacy. Paano kung meron 50% discount na mabibili mo, bibili ka pa ba sa mga brands or distributor? Paano kung makukuha mo siya ng 50%? Example natin, sa market, 17 pesos per capsule. Okay? What if mabili mo siya ng 50%? Mas maganda? Yes. Para mabili mo ng 50%, be a Santé member. Magme-member ka lang, automatic 50% ka na. Maganda? Yes. Okay, tanong. Paano maging member? Ganito lang kasimple.
bibili ka lang ng produkto. Just buy the product pa. Wala po kami tinatawag na membership. Bili ka lang ng product. Bili ka lang ng 3 barley capsule at 1 barley juice. A total of 4,650. Pero hindi yan ang babayaran mo. Ang babayaran mo is only 4,538. Bibili ka lang ng product at cost of 4,538 automatic member ka. Maganda? Yes. Okay, pag-usapan natin. Nakikita? Harang lang natin. Okay, 4,538, meron kang isang business account. 4,538, magninegosyo ka. Kaya? Yes. Imagine mo, kaibigan, at cost of 4,538, international membership meron ka. Okay? Nakuha, magkano? 4,538, meron kang isang account. Okay? Bumili ka lang ng products. Kung bumili ka ng product sa mall, sa pharmacy, hindi ka magiging member. Tama? Dito ka lang sa amin bumili at cost 4,538. Automatic, sir. Member ka na. Okay? Once na member ka, automatic meron kang 30 up to 50% discount lifetime. And of course, meron kang business opportunity. Meron tayong online business system. At ang sinabi ko kanina, meron kang global business system. At cost of 4,538, automatic, lahat ng international branches na meron si Santé at bubuksan, member ka na rin doon. Maganda? Yes! Magkano po nang? 4,538. At ang pinakamaganda pa dyan, meron kang free travel and car incentive plus gadget. Hindi po kami bumibili ng gadget dito. Masarap. Ang iPhone sa iba, nagkakandaw-gaga na yung iba, makabili lang ng iPhone 7. Dito, lalabas na naman yung iPhone 7 ko. Kabibigay lang sa akin ng Mac Air. Grabe naman si Santé. Oh! Ako ba? Pinamimigay lang po yan dito. At ang pinakagusto ko rito sa negosyo na to, residual income. Ito yung earning while I'm sleeping. Maganda yung gano'n? Yes! Imagine mo, this is the business at cost of 4,538. Natutulog ka, pwede kang kumita. Sir, masarap ba yun? Ang sarap. This is the business. Bakit ko sinabing, I'm so blessed? Imagine mo, kung di ko na-discover yung business na to, malamang, I'm big. Mukha kong dapper. Mamaya malamit yung... Okay, masarap yung negosyo? Yes! Maganda! Okay. 30 up to 50% discount. Example natin, ito yung barley juice. Sa market, retail price niya is 1,950. Once na distributor ka, makukuha mo lang siya ng 1,260. Automatic, meron kang discount na 690 per box. Imaginin mo, ikwento mo lang itong 3 hours sa kaibigan mo, meron kang income na 690. Magkano ba ang minimum ngayon? Sir, magkano minimum? 495. Kasi isa ka na sir, ha? Hindi ko na inabot yung minimum eh. Ginabot ko kasi maximum. Minimum 495. Sabihin na natin 500. Nag-ubos ka ng ilang oras? 8 hours. Samantalang ito, kaibigan, ikwento mo lang, ubusin mo lang yung 3 hours sa kaibigan mo, bumili siya, meron kang 690? Yes. Paano kung meron tayong 3 plus 1? Buy 3 box, 3 box, meron kang libreng isa. So 3 plus 1, lumalabas lang na 945 per box. Automatic, meron kang retail profit, 1,005 per box. Masarap? Yes. Ito yung sinabi, tinatawag nating barley juice. This is the barley juice. Kapag naibenta mo to, automatic meron kang 1,005 per box. Maganda? Yes. Ikwento mo lang for 3 hours. Makapagbenta ka ng 10 sa isang buwan. Pwede na ba 10,000? Yes. Extra income? Yes. At sabi ko kanina, kapag maganda ang produkto, masarap ang negosyo? Yes. Kapag maraming gumaling sa lugar nyo, maraming bibili? Yes. Lalaki ang income mo? Yes. Walk your talk. Yan ang business namin. This is the business, kaibigan. Isa lang ang pagalingin mo sa lugar nyo, automatic, parang gremlins. Maganda? Okay. Barley capsule natin sa market, 900. Once na distributor ka, 600 mo lang siya makukuha. Automatic, meron kang
300 retail profit discount sa isang box. Okay? Meron din tayong 3 plus 1. Meron tayong 3 plus 1 at cost of 450 per box. So, bali 450 ang income mo per box sa barley capsule. Makapagbenta ka rin, sir, ng 10 box, extra income 4-5. Pwede na? Yes. 10 boxes ng juice, 10 boxes ng capsule, 14,000 per month, extra income. Pwede, pwede? Yes! Ilang oras ang inubos mo? 3 hours lang. Nakukuha? Tanong, masarap ba o maganda ang produkto natin? Yes! Very, very effective. Kung gaano kaganda ang negosyo na to, kaibigan, imaginein mo, tingnan mo maigi kung gaano kaganda. Yung pilay, tingnan mo maigi. Pag inom, 1 second, nakakita! Bakit? 1 second, nakakita ka agad! Eh, lalo na yung bulag, grabe rin to. Pag inom, 1 second, nakalakad din! As in! Maganda yung produkto, sir? Joke lang, sir. No. Very, very effective po. Okay. Extra income. Sabi nga, ikwento mo lang. Meron kami strategy dito, yung tinatawag naming BDE. Ikwento mo lang, okay? Imagine kung makakakain ka sa mga fast food na to, kinukwento mo rin? Yes. Kapag nakakain ka sa isang restaurant, sabihin na natin, sobrang sarap, sobrang ganda ng pagkain, ikukwento mo? Talang, babayaran ka ng restaurant? Yes. Hindi. Kapag nanood ka ng sine, sir, ang ganda ng palabas, ikukwento mo? Kukwento mo, di ba? Yes. Ang tanong, pag kinuwento mo, sabi nga, merong in na pelikula ngayon. Kita-kita. Kita-kita. Tanong, kinuwento mo? Yes. Nung kinuwento mo sa kaibigan mo, nanood? Yes. Binayaran ka? Yes. Hindi. Kasi dito, kita-kita, wala kang kita dyan. Dapat, imbes-imbes. Palapakan mo naman. Naintindihan? Manood ka ng kita-kita, wala kang kita dyan, kaibigan. Dapat invest ang panoorin mo dito sa Santé. What if ikwento mo si Barley? Ikwento mo as in, i-endorse mo parang artista. Sila, umaarte sa TV, binabayaran, tama? Yes. Binabayaran kapag nag-endorse, magkano pinabayad sa kanila? Milyon! Paano kung ikaw na ang babayaran ng milyon? Mas maganda? Yes! Si Piolo Pascual, hi papi, friend kami niya. Si Piolo Pascual, after 20 years, ngayon, binabayaran siya ng milyon? Yes. Ang artista, habang nagkakaedad, binabayaran ba ng milyon? Yes. Hindi, mas bumababa ang kita niya. Yes or no? Yes! Si Chris Sabile, habang tumatagal, milyon ang binabayad! Gusto niyo malaman? Yes! Tingnan mo maigi mamaya, kaibigan. Kaya nga, tinigil ko na ang pag-artista. At kumakodra ka. Kasi bakit? Imaginin mo, pag nagkasabay kami ni Piolo Pascual after 20 years, siya Piolo Pascual na. Hi, papi! Pero si Chris Sabile, cute pa rin! Yeah! Gusto niyo maniwala? Kasi bakit? Maganda ba yung produkto natin? Yes! Ang barley, meron siyang live enzyme? Yes! Nakakabata? Yes! Yes! Kaya nga, next 20 years, mga bata na speaker dito. Bakit papatayin? Di ba? 27 ako ngayon, ma'am. After 20 years, ilang taon na lang? O, 7 years. Naintindihan. Si Ma'am, sarap ng tao. Maganda ba ang produkto? Yes! Masarap magnegosyo? Yes! Ganun lang kasimple, kaibigan. I'm so proud kasi may produkto tayong maganda. Why? A lot of MLM business in the Philippines right now and even international, they just earning money. Pero wala silang tinatawag na healthy living. Tama? Ang tanong, maganda ang produkto natin? Yes! Nakakaganda? Yes! Nakakagwapo? Yes! Saan ka pa? Kumikita ka nga, hindi ka naman healthy. Ang pinayayaman mo lang, si doktor, si hospital, si pharmacy. Yes or no? Yes! Dito, kapag Santé member ka, automatic, sarili mo ang pinayayaman mo. Yes. Palakpakan mo lang.
once na member ka at cost of 4538, meron tayong tinatawag na referral or yung tinatawag nating direct referral incentive, 300 each, okay? Then meron tayong tinatawag na infinity bonus. Paano ba yan? Eto ka, okay? Meron ka 9 bites sa left mo and sa right. Nilagay mo rito sa left at sa right, automatic meron kang 300. For example, may 9 bites ka. Bumili ng 4538, meron kang 300, okay? Now, once na itong tao na to nakapag-invite at gumamit siya ng product, meron kang 10% rebate, okay? Nakapag-invite siya, siya ang nag-invite, automatic yung 300 sa kanya mapupunta. Maliwanag? Once na gumamit naman siya ng produkto, you will receive 15%, okay? By level po tayo. Each level meron siyang corresponding percentage. Once na itong tao na to nakapag-invite, bumili ng 4538, automatic meron siyang sa kanya makukuha yung 300. Once na ang tao na to bumili ng products or gumamit ng products, every time they use the products, you will receive 5 to 15%. Nakukuha? Then nag-invite siya, of course, sa kanya yung 300. Then every time they use the products, you will receive 5 to 15%. Ang tanong, paano kung may nagbenta pa dyan? Once na may nagbebenta rito, of course, you will receive 5 to 15% yan. Wala kang binibenta rito. Siya na lang ang gumagamit at bumibili ng products. Maliwanag? Yes. Now, sa right side po, may na-invite ka, bumili ng 4538, automatic meron kang 300. Merong nakita ang system na tinatawag na left and right, meron kang 500 per fair or link. Meron ba pairing? Yes. Automatic meron kang 500. Now, once na ang tao na to nakapag-invite, of course, gumamit siya ng products, you will receive again 10%. Now, nakapagpasali siya, bumili ng 4538, automatic, kanina yung 300? Sa kanya yung 300. Meron bang tinatawag na pairing or link? Yes. Automatic sa'yo, meron kang 500. Kahit hindi na ikaw ang nag-i-invite dyan, once na pumapasok under your left and right group, you will receive 500 per link. Okay? Now, gumamit siya ng product, of course, meron kang 15%. Nakapag-invite siya, of course, meron siyang 300. At meron naman link uli, of course, another 500. So, every time na nakakapag-invite sila, they will receive 300 direct referral, and every time they use the products, you will receive 5 to 15%. Ang tanong, lahat ba ito mag-i-invite pa rin? Yes, kabawat invite nila kahit hindi mo nakilala, of course, 500 unlimited. Maliwanag? Yes. Ilan lang in-invite mo rito? Dalawa. Every time they use the products, yung iba nagre-retail, meron kang 5 to 15%. Naintindihan po ba? Yes. Now, international na ba tayo? Yes. Why I'm very excited with this? Gusto mo ba ng dollars? Yes. Gusto ng dollars income? Yes. Paano kung meron tayong $100,000 na income? Masarap? Yes. Paano kung $500,000 pa? Anong gusto mong income na to? Taon o buwan? One. Paano kung per month? Gusto nyo? Yes! Look at this, kaibigan. $100,000 to $500,000 in the next 5 years, maliit po sa akin. Bakit? Ito ang Pilipinas. Nagbukas na ba tayo sa Dubai last year? Yes! Maraming gumagamit ng product doon? Yes! Nagbukas na ba tayo sa Hong Kong? Yes! Maraming gumagamit ng products? Yes! Magbubukas na ba tayo sa Nigeria? Yes! Every time na lahat sila gumagamit ng products, you will receive 5 to 15% in dollars. Palakpakan mo naman. Why I'm very excited with this business? Imagine, I'm talking in front of you right now, discussing about the business presentation, but I'm earning right now. Because I have a big member
in Dubai. I have a big team in Nigeria. I have a big team in Hong Kong. Every time they use the products, I'm earning 5 to 15% in dollars. Masarap? Yes. Gusto niyo na $100,000 per month? Yes. Paano kung naging 500,000 pa? Mas masarap? Magkano po ulan? Imagine 4538 kaibigan, international ang business mo. Meron na ba rito nakakaranas ng dollars income? Taas ang kamay, pwede na? Palakpakan naman natin sila. Masarap? Grabe. Dalawang klase po ang income natin dito. Peso and dollars. Mas masarap ba yon? Grabe. Okay. Naintindihan? Maliwanag? Okay. Meron tayong tinatawag na pin rank or level up natin dito. Habang tumatagal ka rito, kaibigan, tumataas ang rank mo dito. Yung 5 to 15% mo, mas nadadagdagan ng 4 to 10%. Yung 5% madadagdagan ng 4%. Yung 5% madadagdagan ng 10%. Additional, depende po sa rank natin. Mas masarap? Ito yung sinasabi ko kanina. Habang tumatagal ako rito, mas nadadagdagan ng income ko. Kung ako nag-artista, madadagdagan ng income? Walang pelikula, walang income. Yes or no? Yes. Kaya nga, tinigil ko na nga. Huwag ako kumontra. Pero dito, kaibigan, kahit tulog ka, ang dollars pumapasok sa'yo. Masarap? Yes. Okay. Now, just to inspire all the new members here, this is my income last, after a year, I earned first million after a year. Pwede na? Wow. And this is my income for peso. And this is my income for US dollars, 3,000 for the first year. Pwede na? Extra income? Wow. Product usage pa lang po ito. Imagine, in the next 5 years, 3,000 pwedeng maging $300,000 per month. Maganda? Yes! Kasi misan yung mga Pilipino, to see is to believe. Bakit ko pinakita? Hindi ko ito pinagmamayabang. Para makita mo lang kung paano po nagkakaroon ng income dito. Mas masarap? Yes. Okay. Of course, meron tayong pre-travel and car incentive. Ang dami na pong nakapag-travel dito sa Santé at nabigyan ng mga libre sa sasakyan. Kaya in the next 5 years, kaibigan, kulang na po yung parking natin. As in, magbanggaan na tayo dyan sa baba. Okay lang. Bakit? Kahit mabangga mo ako, bukas or next year, milalabas naman ako sa sakin ulit bago. Mas masarap? Yes. Every year ba tayo may car incentive? Yes. Every year ba tayo may travel? Yes. Every year ba tayo may gadget dito? Yes. Kaibigan, yung iPhone 7 mo, pag naluma, iPhone 8, palitan mo ulit. Yes. Nakuha? Kasi pinamimigay lang po rito. As in. Of course, pre-travel and car incentive. My first travel in Santé, sa Vietnam. Okay? In my 2 years, actually, wala pa akong 2 years nakapag-travel na ako. Then, second travel ko sa Disneyland. Yan. 100 lang naman po kaming nag-qualify. Palakpakan mo naman. Ang dami nito, as in, ang dami sa room na to, ang nakasama rito, na-film nila talaga kung gaano kaganda sa Santé. Okay? And of course, this coming 2017, yung travel namin is Singapore and Europe. Palakpakan mo naman. Nakaka-excite ba to? Yes. Yung Europe dito na na-excite eh. Kasi bakit? Yung Singapore kasi, nag-qualified na ako. As in. Eto maganda eh. Habang nag-qualified ka na Singapore, running for Europe tour naman, di ba? Kukuhanin ko po yan before end of the year. Yeah. As in. Masarap. Ang tanong, meron na ba tayong bagong tour natin ngayon? Meron tayong Asian cruise. Hindi pa nga kami nakakabiyahe na Singapore. May Asian cruise na naman. Grabe naman si Santé. As in. Dito, ikaw yung magsasawa sa travel. Sabi, ayoko na. Pagod na ako, kaka-travel. Imagine mo, sa isang taon, ilang beses ka magta-travel? Masarap ba yun, ma'am? As in, libre. Pero no offense, man, kaibigan. Kung empleyado ka, nakapag-travel ka ba na ba after 15 years mo ng trabaho, pinag-travel ka na ba ng libre ng kumpanya mo? Malamang, yung iba, Ilog Pasig. Diyan ka mag-travel, Asian Cruise.
Pasig Cruz. Magkano ba bayad ngayon doon, sir? Maliwanag? Yes. Maganda yung business? Yes. Magkano po nan? 4538. Car and travel incentive. Of course, meron kaming mga sasakyan dito. As in, libre. Kung baguhan ka, kaibigan, pwede na ba sa'yo? Disan Almera? Yes. Pwede na? Imaginin mo, eto ka. Okay? Kailangan mo lang ng 50 points. Hindi kailangan ikaw ang mag-invite. Yung left and right mo, kapag nakakuha ng 50 sa left, at sa right mo nakakuha ng 50, kapag nag-link yan, meron kang 50 points, automatic meron kang Nissan Almera. Pwede na, ha? Yes. Hindi kailangan ikaw ang mag-invite yan. Yung mga tao mo under your left group and right group, mag-i-invite sila. Kapag nag-link yung 50 points, meron kang Nissan Almera. Depende sa dami po ng klase na sasakyan dito. Depende sa points mo. Maganda? Yes. At ang maganda pa dyan, within 2 years of my business in Santé, nag-qualified po ako sa car incentive. Ilalabas ko po this coming 2018, my, actually pinalitan ko na siya, Ford Mustang this coming 2018. Wow! Ilang taon pa lang? 2 years. Kasi bakit? Hatawin mo lang si Santé, kaibigan. Depende sa gusto mo sasakyan dito. Bakit ako excited dito? Kasi sino ang pupunta ng Nigeria? Sabi ko nga, pagpunta ko ng Nigeria, lahat doon, papuputiin ko. Papuputiin ko sa opportunity. Babaliwid ko sila sa makatotohanan ng opportunity ni Santé. Masarap? Yes. Okay. And of course, sabi ko nga, ang gadget sa amin, ikaw na magsawa. As in, libre lahat. Last month, binigyan ako ni company ng Mac Air. Bago ko umalis papunta ng Nigeria, i-release ko po yung iPhone 7 ko. As in, libre. Gusto mo ng TV? Sobra. Ganito kalaki. Yan o. Ang laki na. De, joke ko lang. As in, pinamimigay po rito. Ang dami na po nagpatunay ng mga distributors dito, nagsasawa sila sa gadget. Lalo na yung mga husband and wife team, grabe. Si husband naka-iPhone, si wife ganun din. May sasakyan si wife, may sasakyan si husband. Ang ganda? Yes. Nagka-qualified lahat? Yes. Yes. Ganun lang kasimple. Okay? Ano yung strategy namin, kaibigan? Ang strategy namin, ikwento mo lang. As in, ikwento mo lang si Santé. Ang strategy namin, BDE. Ano ba yung BDE? Yung B, benefits of barley. Ikwento mo lang kung gaano kaganda si barley. Ganito lang kami kasimple mag-endorse, okay? Dahil endorsement at system namin, endorse mo si barley, nakakagaling ng maraming sakit. Ganun lang kasimple. Huwag kang magkwento ng sobra-sobra. At sabihin mo, meron siyang discount. 30 up to 50% discount, okay? Then yung E, yun yung tinatawag naming earn significant income. Habang dinidiscuss mo about barley, about the discount, at pwede pang kumita, unlimited. Yan ang strategies namin, okay? Meron ka bang cellphone contact, sir? Meron ka bang mga kaibigan kamag-anak? Meron ka bang Facebook friends? Kung meron ka nito, kaibigan, pwede kang iwaman dito. Pwede ba, sir? Ito mas maganda. Meron ka bang kaibigan na 200, sir? Kaklase nung araw. Nung grade 1, kaklase mo. Kilala mo? Imagine mo, kaibigan. Kakilala ka, mag-anak, kaibigan, kaklase nung araw. Endorse mo sa 200 kaibigan. As in. Pero, 99% negative. Tingnan mo maigi, kaibigan. Nag-endorse ka sa 200 kaibigan, pero 99% negative. Ibig sabihin, 1% lang ang positive. 1% ng 200, ilan? Dalawa. Tingnan mo maigi. 1 year, pag-usapan natin. Sa loob ng isang taon, gusto mong kumita ng milyon? Sino gusto mong kumita ng milyon? Taas ang kamay! Kaibigan, 1 to 12 months, ito ka, magkano po nang? 4538. Nag-endorse ka sa 200 tao, ilan ang naniwala sa'yo, sir? Dalawa. Sir, naniwala sa'yo, dalawa lang. Meron ka 300, of course, dahil ang puhunan nila 4538. Meron ka 300 sa left?
at meron kang 300 sa right. Meron ba siyang pairing or link? Yes. Meron, so meron kang 500 per link. Yung first month mo, magkano kinita mo, sir? 1,100 kasi dalawa lang ang sumali sa'yo. Tama? Now, yung dalawang tao mo sa left and right, meron din bang kaibigan ka magalak? Kaya lang, ang sumali sa kanila, dalawa lang din. Tingnan mo maigi, sir, ha? Ikaw pa ba ang nag-invite sa left and right mo? Hindi na. Ang company, bibigyan ka na lang ng pairing or link. So, meron kang 1,000 kasi dalawa yan. So, second month mo, pumita ka ng 2,100. Okay? Now, yung left and right mo na dalawa at dalawa sa right, mag-i-invite din sila. Yes or no? Kaso, ang sumali sa kanila, tig dalawa lang din. Ginaya ka lang din, sir. So, ibibigyan ka ng company ng ilang pairing? 4, so meron kang 2,000. So, kinita mo na 4,100 sa first 3 months mo. Bawi ka na rito? Bawi ka na. Actually, yung pagsali mo pa lang, bumili ka ng Word 4538, may produkto? Yes. Doon pa lang, bawi ka na. Tama ang tanong, may negosyo ba? Yes. International ang negosyo mo? Yes. Ang maganda rito, lahat ba sila mag-i-invite? Yes. Imaginin mo, lahat sila mag-i-invite, pero tig dalawa lang ang napasali. As in, kasi bakit? Hindi ka sir marunong magpaliwanag. As in, wala kang alam. Kaya yung dalawa, nagpaliwanag, wala rin alam. Yes or no? Bawat isa nag-invite ng tig dalawa, tingnan mo maigi. Pagdating mo ng 12 months, meron kang 2,048 sa left. 2,048 sa right. Ilan lang in-invite mo rito, sir? Dalawa. Sila, bawat isa, ilan ang in-invite? Dalawa. Dalawa. Kumita ka ng 2.4 million. Palakpakan mo naman. Ulitin ko, sino yung baguhan dito ulit? Sino yung first-timer? Ma'am? Anong pangalan mo, ma'am? Si Ma'am Juliet. Ilan ang na-invite mo rito, ma'am? Dalawa lang. May in-invite ka pa bang iba? Wala. Ang tanong, may binenta ka ba rito? Wala. Paano kung may binenta ka ba? Kasi ang pinag-uusapan lang dati dito, nag-endorse ka lang ng dalawang tao. Yes or no? Wala ka pang binibenta rito. Ang tanong, lahat sila gumagamit ng products? Yes, kasi kailangan nilang gumamit ng products or mag-activate per month ng 1 barley juice. Kailangan nilang gumamit or bumili ng isang product. Kapag member ka rito, kailangan gumamit ka ng isang barley box of juice every month. Yun yung activation points. So, ibig sabihin, gagamit sila bawat isa. Tama? Pwede na ba sa'yo? Bawat isa gumagamit ng isang barley juice. Pwede na ba? 318,000 per month. Palakpakan mo naman. 318,000 per month kasi bumili sila ng isang barley juice. Yes or no? Yes. Paano kung bumili ng dalawa? Paano kung bumili ng 3 plus 1? Paano kung gumamit ng sabon? Ng toothbrush? Or gumamit ng toothpaste? Masarap? Yes. Nag-i-income ka? Yes. This is the business we're in. Lahat ba nagto-toothbrush? Yes. Nagto-toothpaste? Yes. Naliligo? Gumagamit ng barley? Every time they use the products, you will receive 5 to 15%. Masarap. Kaya nga excited ako rito eh. Nagsasalita ako sa inyo rito. Yung mga member ko sa US, gumagamit ng product. Yung mga member ko sa Dumay, naliligo, gumagamit ng sabon. Eh yung mga nasa Nigeria, paano kung gumamit ng toothpaste yan? Nagto-toothbrush. Meron ba rito once a month lang ng toothbrush? Yes! Meron ba rito? Kahit once a month ka na lang ng toothbrush, kikita pa rin ako ng 5 to 15%? Grabe ka naman kung once a month yan! Imaginin mo, kaibigan, 3 times a day nagto-toothbrush, may 5 to 15% ka? Yes! This is the business. Pag ito nakita, nang suma kong laude, tingnan mo maigi para mas magkaintindihan tayo. Kasi sabi ko kanina, hindi po ito yung negosyo ng patalinuhan. Hindi ito yung negosyo ng may pinag-aralan. Ito yung negosyo kung paano ka mag-isip. Ang cum laude, kumikita yan, sabihin na natin, 30,000 per month. Pwede na? Kapag cum laude ka, kaibigan, ang kumpanya ang maghahanap sa'yo. Hindi ikaw ang maghahanap. Tama? Pwede na ba sa kanya 30,000 per month? Tingnan mo maigi. Within 2 years,
Magkano ang pwedeng kitain ni cum laude? Huwag mo nang kumpiyunin. Kapisado ko na yan. 720,000 for 2 years. Tama? Yes. 30,000 per month for 2 years. Magkano kinita na si summa cum laude? Ang tanong, buo ba yan? Pag ito na buo, si cum laude patay na. Kasi hindi kumain, hindi gumastos. Naku ha? Tingnan mo ito, mga kaibigan. Pag ito nakita ng isang taong as in, sabihin na natin, hindi nakapag-aral. As in, walang tinapos. Sabihin na natin, bobo. Tingnan mo mahigit. Ito, hindi nakapag-aral, as in, bobo. Tanong, meron ba siyang kaibigan dalawang bobo? Yes! Natawa si ma'am. Ma'am, nung nag-aaral po kasi ako nung elementary, alam niyo yung row 1, row 2, row 3, row 4? Yan, nakaka-relate tayo dyan, tama? Yung mga hindi nakaka-relate, sumabay na lang kayo. Yung row 1, yun yung mga matalino. Yung row 2, medyo matalino. Yung row 3, nagtatali-talinuhan. Yung row 4, walang katali-talino. Nung nag-aaral po ako, sa row 4 po ako nakaupo. Row 4, tabi ng basurahan. Nagtataka ako, bakit ang row 4, dun tinatabi yung basurahan? Sabi ng teacher ko, kasi mga unghang kayo. Kaya dyan kayo. Pero dito ko napatunayan, kaibigan. Nung nag-aaral ako, hindi yung utak ko, sir, ang pinatatalim ko. Alam mo pinatatalim ko, sir? Yung mata. Kasi bakit? Eh, ropor ako nangopo, tama? Yung mata pinatatalim ko para pag nangopi ako, makarating ng rowa. Doon ako mangungopia kasi matatalino yon, tama po ba? Bakit ako mangungopia sa katabi ko? Eh, bobo rin to! Wala rin tong alam! Diba? Pero dito ko napatunayan sa negosyo na to, yung nung araw na mahilig kang mangopia, dito ka yayaman sa negosyo na to, kaibigan. Kinopya ko lang yung mga nauna sa akin. Kasi dito, pag nangopya ka, yayaman ka. Pag sa school, nangopya ka, bagsak ka. Naintindihan? Yes. Sabi nung sa, sir, bobo ako, tamang-tama, may invite ako, bobo rin. Pre, sa akin ka na, ha? Aliwa ka na. Ang tanong, yung dalawang bobo, may kaibigan dalawang bobo? Yes. Lahat, mag-invite ang dalawang bobo. Milyonaryo magiging bobo rito? Alam niyo na sikreto? Yes. Alam niyo na sikreto, pare umaman? Pakabobo ka lang nisan, kaibigan. Hindi po kailangan matalino rito. Kasi bakit? Eh, sir, driver lang po ako. Tanong, may kaibigan ka ba dalawang driver? Yung dalawang driver, may kaibigan driver na dalawa? Lahat ng driver, pwedeng umaman? Yes! Look at this. That's why, yung sinabi ko kanina, we are so blessed, imaginein mo, kung lahat nagne-networking at kumikita ng milyon, malamang wala kang masasakyan sa labas. Tama. Walang driver! Kasi yung driver, nag-networking! Pagpunta mo ng mall, walang magsaserve sa yung waiter. Bakit? Yung waiter, may kaibigan dalawang waiter? Lahat ng waiter, millionaire, magwe-waiter pa yan? Yes. That's why we're so blessed. Palabakan mo naman yan. Kasi bakit? Yung mga tao na hindi nakakalam ng networking business, sila yung magsaserve sa milyon nakikitain mo rito. Naintindihan? Yes. Kaibigan, pag ito nakita ng matalino, sabi ko nga, cum laude, magne-networking, hindi! Hindi magne-networking yan dahil unang-una, papagalitan ng magulang yan. Tama? Sasabihin lang naman ng magulang, anak, ano ka ba naman? Pinag-aral kita. Ibinigay ko sa'yo ang magandang eskwelahan. Tapos nung nakatapos ka, magne-networking ka lang. Tama? Yes. Tingnan yung maigi. Yung mga matatalino, kaibigan, sila yung malalim mag-isip. Tama? Sa sobrang mag-isip, sila yung nasisiraan ng isip. Yes or no? Yes. Tanong, meron ka bang nabalitaan, bobo, nasiraan ng isip? Meron? Wala. Hindi po yan masisiraan ng isip. Bobo nga, hindi marunong mag-isip. Paano masisiraan ng uli yan? Pero tingnan mo, kaibigan, dito, karamihan, bobo, nagiging milyonaryo. Yes. Thank you.
Nandiyan po ba? Maliwanag, sir? Sabi ni sir, grabe to. Pasado ako rito. Pasado ka pa rito, sir? Joke lang, sir. Maganda ba negosyo? Naintindihan? Sino hindi nakakaintindi? Taas ang kamay. Balik tayo sa umpisa. Ma'am, naintindihan po. Sabi ni ma'am, tuloy mo na yan. Kanina ka pa eh. Maliwanag po. Ma'am, ilan lang in-invite mo rito? Paano ko naging apat? Paano ko naging walo? Paano ko more than eight? Mas magdodoble? Mas magdodoble. Okay. Maliwanag. Okay. Lahat sila gumagamit ng products, of course, you will receive unlimited 500 and 5 to 15% product. Ang pinag-usapan pa lang natin dito, 12 months. Paano yung 13, 14, and so forth? Mag-invite pa sila? Yes. Unlimited? Magkano po nan? 4, 5, 3, 8. Okay. What if, sabi ko nga kanina, more than 2 friends? Kasi ang in-invite mo lang kanina, dalawa. Tama? Paano ko naging 4? Paano ko naging 6? Naging 8? Mas magdodoble, ma'am? Yes, okay. Pag-usapan natin. Get our bestseller package. Meron kami tinatawag na Builder Pack Plus. Ito yung bestseller namin. Yung starter package natin at cost of 4, 5, 3, 8. Meron kang one account. Okay? Meron kami Builder Pack Plus. You have 7 account. 7 po ang account mo. Okay? Yan po yung bestseller namin. Now, paano yan? Builder Pack Plus. Meron kang product value 19,520. Meron kang airload system. And of course, meron kang impact gym. Pwede ka nang mag-member sa atin. Kapag kumuha ka ng Builder Pack Plus, automatic meron kang 1-month membership sa impact gym natin. Pwede kang maging impacto. Joke lang. Hindi. Si Ma'am Sina. Okay. And of course, meron kang sarili mong website at meron kang insurance. Kapag bumili ka ng 5988, meron kang insurance, okay? Paano gamitin to? Ganito lang kasimple. Ang insurance namin, madali lang gamitin. Tumawid ka ng EDSA, nakapikit. Pag nasagasaan ka, bawi ka na. Okay. More than 30,000 ang product value natin. Okay? Paano yan? Meron kang 7 account. Of course, meron kang tinatawag na endorser, retailer, and consumer. May na-invite kang dalawa kanina. Tama? Okay. Bumili ng 4, 5, 3, 8. Bawat isa meron kang 300. Lahat sila mag-i-invite. Bawat invite nila, of course, meron kang unlimited 500. Yung pinakita ko kanina, okay? What if naging 4? Naka-invite ka, of course, lalagay natin sa PIP account mo. Meron kang 300 each. Lahat sila mag-invite. Bawat invite nila, meron kang unlimited 500 paying. Ang maganda niyan, kumita na sa 4th account mo, si PIP account mo, pati si 2nd account mo, kumikita. Kasi bakit? Nag-paying si 4 and PIP account para sa 2nd account mo. Ilan na na-invite mo rito? 4. Paano kung naging 6? Ilagay natin sa 6 account mo. Of course, meron kang 300 each. Mag-i-invite ba sila bawat isa? Meron kang 500 unlimited. What if naging 8? Ilagay natin sa 7 account mo. Meron kang 300 each. Mag-i-invite ba sila? Bawat invite nila, meron kang 500 unlimited. Now, si 6 and 7 account mo, magpe-pairing or link yan para kay 3rd account. Tanong, kumikita na ba si main account? Yes, kasi si 2nd, 4th, and 5th account mo sa left side, si 3rd and 6th and 7th account mo sa right side, magpe-pairing or link yan para kay main account mo. 7 account ang kumikita sa'yo. Maganda? Yes! Tanong, anong mas maganda? 1 o 7 account? Seven. Parang ganito lang yan. Meron kang negosyo, meron kang tindahan. Isa tindahan mo, 7 tindahan ko. Sino mas malaki income sa atin? Ako. Okay, so ganito lang siya kasimple. Lahat sila gumagamit ng produkto, bawat gamit nila meron kang 5 to 15%. Wala kang binibenta rito. Kasi bakit? Kailangan nilang bumili ng produkto, 1 barley juice every month. Yes or no? Yes. Yung 5 to 15% mo automatic pumapasok. What if meron kang international? Look at this. Paano ka kikita ng dollars? Eto, pinag-usapan pa lang natin sa Pilipinas. What if si Hong Kong,
si Singapore, si Dubai, si Nigeria, si Taiwan, si Japan, si Saudi, si Dubai. Lahat sila gumagamit ng products? Meron ka 5 to 15% in dollars? Yes! That's it. Dalawa po ang pwedeng kitain natin. Okay. Of course, meron kang mga airload, meron kang InfoG, meron kang website, meron kang insurance, lahat yan libre na. Okay, 453 times 7 accounts, a total of 31,000 ang babayaran mo. Okay? So sabi ko kanina, one account is 4538. Dahil 7 account yan, ito po ang babayaran mo for Builder Pack Plus. Mahal o mura? Mahal o mura? Mahal! Paano naging mahal? Magninegosyo tayo, international. Kaibigan, 31,000 international business, namamahalan ka? Saan ka makakakita ng 31,000 international ang negosyo mo? Sir, 31,000, pwede bang sari-sari store yan? Hindi pwede yan, kasi papatayo ka pa ng store, tama? Ano tinda mo dyan? Sabit-sabit. Pwede? Paano kung ang babayaran mo is only 15,980? Imagine, kaibigan, 7 account at cost of 15,988. Parang ganito lang kasimple. At cost of 15,988, babaguhin ang buhay mo. Gagawan mo ng paraan? Yes! Yes. Kasi kaibigan, kung hindi mo gagawan ng paraan, still, yung problema mo ngayon, hanggang ngayon, hindi mo pa rin ginagawa ng paraan, in the next 5 to 10 years, yan pa rin ang problema mo. What if, gawan mo ng paraan, babaguhin ko ang buhay mo. Maganda? Okay. 1 to 12 months. Kanina, in 1 year, magkano pwede kitain ni 4538? 2.4 million. Tama? Now, pag-usapan natin, Builder Pack Plus. Eto ka. Sir, palitan naman natin uli. Ah, si ma'am naman, kanina si sir, no? Ma'am, Builder Pack Plus ang binili mo. Okay? Eto ka. Ilan ang account mo, ma'am? 7. Pag-usapan lang natin, dalawa lang ang sumali sa'yo. Hindi apat, hindi anim, hindi walo. Ilan ang sumali sa'yo, ma'am? Dalawa. Eto ka. Ang sumali sa'yo, dalawa, bumili ng package na 15,988 bawat isa. Okay? Magkano yung package, ma'am? 15,988. Ilan account ka? Meron kang 7 account. Sa left side mo, bibigyan ka ng company na 1,000. Kasi iba na ang yung tinatawag na direct referral dito. Mas mataas. Kasi ang puhunan niya, 15,988. The company will give you 1,000 each. Okay? Sa right side mo, another 1,000. At ang maganda nito, kanina, yung pairing or link, 500. Ngayon, mas malaki. Dahil bumili siya ng 15,998, another 15,998, ang pairing mo na rito, 1,500. Dahil nag-link yan, meron kang 1,500? Yes, so first month mo, kumita ka ng 3,500. Okay? Lahat sila kumuha ng tig-dalawa. Okay, imagine mo, yung kaibigan mo ma'am sa left and right, kumuha ng tig-dalawa. Nag-invite lang din. Magkano po ulan? 15,988. Ikaw pa ba nag-invite sa dalawa? Hindi na. So, meron kang 3,000. Second month mo, magkano na kinita? 6,500. Now, yung left and right mo, mag-i-invite din? Natigil ilan? Tigdalawa. Bawat isa nag-invite ng tigdalawa, kumuha ng 15,988 package. Meron kang 4 links, so meron kang 6,000. So, meron siyang corresponding points. Ito lang ang maganda. Kapag Builder Pack Plus, meron kang corresponding points sa mga gadget. Meron kang mga points para sa car incentive. Mas mabilis. Kasi yung 4538, wala po siyang points. Naintindihan po ba? Okay. Bakit Builder Pack Plus? Kasi ito yung mas mabilis na business. Meron kang corresponding points. Pagdating mo ng 3 months, meron kang 7 points. Yung 4 sa left, 4 sa right, mag-invite? Natigilan? Tigdalawa. Pagdating mo ng 4 and 5 months, nag-invite ng tigdalawa, magkano po unan? 15,988. Kumita ka ng 24,000. At meron kang,
meron kang total accumulative 48,500. Bawi ka na? Pagdating ng 5 months, kumita ka na ng 48,000 at meron kang 31 points, kaibigan, qualified ka na dyan sa Singapore Pay. Naintindihan po ba? Ilan lang in-invite mo rito? Dalawa. Dahil nag-LNC na ng points, kumita ka pa at meron ka pang free travel. Tanong, bawat isa mag-i-invite pa rin? Yes. Nantigin ilan? Tig-dalawa. Pagdating mo ng 6 months, dahil may 63 points ka na, at kumita ka na ng 96,000, ilan lang in-invite mo rito, ma'am? Dalawa. Dahil 63 points yan, pwede na ba sa'yo ang Nissan Almera? Kasi bakit? 50 points lang po ang kailangan natin na links. Dahil 63 points na yan, Nissan Almera, pwede na? Magkano po nang 15,988. Nakapag-travel ka na, meron ka pang car incentive. Masarap. Masarap yung business ko. Yes. Ang tanong, bawat isa mag-invite? Yes. Nantigin ilan? Tigdalawa, nag-invite ang tigdalawa, pagdating ng 10 months, meron kang 1,023 points at kumita ka na ng 1.5 million. Ilan uli in-invite mo, ma'am? Dalawa. Dahil 1,023 points yan, pwede na ba sa'yo European Tour? Sa loob ng isang taon, imagine, may Asian ka, may Europe ka. Grabe, sobrang exciting yung business na to. Dito sa loob ng kwarto na to, hindi pa nakakapag-travel na Singapore. Nag-qualify na ng Japan. Hindi pa rin nakakapag-travel. Nag-qualify na naman ng Asian Cruise! Panalo! Antindi. Dahil 1,023 point yan. Meron tayong mas malaki sasakyan. Pwede na ba sa'yo yung tinatawag na Toyota Fortuner or Montero? Yes! Fully paid, as in! Ilan lang in-invite mo rito, sir? May binenta ka ba rito, sir? Wala. Nakukuha niyo kung gaano kaganda ang ginagawa namin business. Ang in-invite mo nga lang dito, ma'am, ilan uli? May binenta ka ba rito, ma'am? Paano kung may binenta ka pa? May extra income ka pa? Yes, pwede na ba sa'yo, ma'am, pagdating ng 10 months, nakapag-travel ka ng Singapore, meron kang, pag hindi mo kinuha si Nissan Almera, ito pwede mo makuha, as in fully paid, Fortuner, at nakapag-travel ka ng Europe Tour, at pwede na ba sa'yo yung income mo, 6.1 million after 1 year. This is the business we have. Bakit? Parang ganito lang kasimple. Para mas magkaintindihan tayo. Kung abutin ka man, nakikita rito? Abutin ka ng 5 years. 5 years! Sino ang pinakabata rito? Pinakabata. Sir, ilang taong ka na, sir? 20 si sir. Example natin, ikaw yung nasa taas. Ilan ang in-invite mo? Dalawa. Pagdating mo ng 1 year, magkano kinita mo? 6.1 million. May sarili kang sasakyan? Nakapag-travel ka ng libre? Paano kung sobrang tamad mo? Sabihin na natin, sinobra o sumobra sa tamad si sir. Inabot siya ng 5 years. Pagdating mo ng 5 years, may 6.1 million ka? Pagdating mo ng 5 years, meron ka sarili sasakyan? May sarili kang travel? At ang pinakamaganda rito, meron kang tinatawag na leverage income pagdating mo ng 5 years. Ilang taong ka na nun, sir? 25! Pagdating mo ng 25, millionaire ba siya? Ulitin ko, sir, ilang in-invite mo? Ilang taong ka inabot? 5 years. 5 years. Ang reality ng business dito, kaibigan, bakit ang isang first year high school naging millionaire after 5 years? Bakit ang isang fish vendor naging millionaire after 5 years? Bakit ang isang baker or panadero naging millionaire after 5 years? Bakit ang isang Chris Sabile after 1 year naging millionaires dito? Ba't parang higay mo? Nakukuha niyo ba? This is the business we're in. Endorse, invite, endorse. Ganun lang kasi.
simple. Hindi yung kita, kita, kita. Wala. Dapat indoors, indoors, invite. Naintindihan? Yes. Sorry, lang in-invite mo rito? Eh, nawala na yung kotse mo eh. Tinanggal ko na kasi bakit? Pagdating mo ng 12 months, lahat kita mag-invite? May 2,047 point ka? Bakit ako maglalabas ng tinatawag na Mustang? This is the business. That's why this 2018, ilalabas ko po yan. Ano? Ilan na in-invite ko rito? I'm feeling good! Maganda ba? Maganda yung negosyo? Ilan lang in-invite mo rito, ma'am? Kasi, bakit po ang pinag-usapan natin dito dalawa? Hindi lang po dalawa ang kakilala ko sa buong buhay ko. Hindi apat, hindi walo, hindi labing anim, hindi tatlong po! Nakukuha? Imagine, sa Nigeria alone, I have 101 direct waiting. Under my own direct. Kaya itong tinatawag na 6.1 million, maliit po yan sa loob ng isang taon. Naintindihan po ba? Kasi ang pinag-usapan lang natin dito, 6.1 Philippine alone. Pag sa Nigeria, dollars ba ang income natin? Yes. That's why we have $100,000 to $500,000 per month. Naintindihan? Maliwanag? Ulitin ko ma'am, ilan ang in-invite mo? Dalawa. May libre travel ka na rito? May libre sasakyan? May leveraging ka pa? Pwede na ba? $318,000 monthly. Ay, grabe. Yes ma'am, monthly po. Ma'am, Peter, mas maganda. Ma'am, I'm not asking your age right now. Dahil may sikreto sa loob ng isang taon. Ma'am, inabot ka ng 10 taon dito. Pwede na ba sa'yo, retirement benefit monthly, $318,000? Pwede na! Pwede na ba retirement benefit? Magkano po nang? $15,988. Kung inabot ka ng 10 taon dito, no offense meant ma'am, ikaw na ang reyna na pinaka-reyna ng tamad dito. Kasi bakit? Ang pinag-usapan natin, 1 month, 2 tao. Ang ginawa mo, 1 year, 2 tao. Naku ha! Naintindihan po ba? Kahit nga yung si sir eh, kahit tumamad-tamad pa yan, abuti ng 10 years yan. After 10 years, millionaire pa rin siya? Yes! Maliwanag ba yung business? Ano mas maganda? 59.88 o 4.53? 59.88. Okay, kaibigan, no plus out tayo. Strong leg retention. No prepare sa mga networker na po. Of course, paano ang mode of payment natin? Through your bank account, commission check, or league wallet. I-explain po natin yan once na member na tayo kung paano natin nakukuha ang income natin. Of course, for package of 4538 or 15988 or any package we have, automatic lahat ng bubuksan ni Santé, member ka na. At ang pinakamaganda pa niyan, lahat ng tinatawag na activation account natin, one account lang ang i-activate mo. Mas masarap. Yes. Nakaka-excite. Alam niyo saan ako mas na-excite? Dito. Ba't ako excited dito? First time ko magiging cute dito. That's all. Maliwanag ba? Masarap yung business? Yes. Sobrang sarap. Okay. Fish vendor, walang alam sa business, as in, walang alam. Pagdating ng 5 years, may libre sasakyan? Yes. Tama ba yung sinabi ko, car incentive? Ang tanong, because doing this business, nakapili pa nga ng sariling aeroplano? Yeah. Sabi ni ma'am, uy, kay Louis Chut, kay Cebu Pacific yan, pagalitan ka. Hindi, nakapag-travel lang, nang libre, for more than 20 countries. Reality ba yung sinabi ko? Yes. Kumita ba siya ng milyon? May sarili sasakyan? Nakapag-travel? May leveraging 6 digit per month? Peace vendor! Maliwanag? Ang tanong, meron pang peace vendor dito? Wala. Ito ang mas malupit. Isa to sa mga inaangako rito. Palakpakan naman natin, Mr. Jude Francisco. When I joined Santé, sabi ko nga,
May background ako sa networking. I've been doing this for international market. Itong tao na to, locally, ginawa yung business. Ang matindi, first year! High school, graduate daw siya! Bakit? First year? Meron bang first year na gumraduate, sir? Siya, kasi graduate siya ng first year eh. Eh di sa susunod, second year, natapos yung first year, kaya graduate. Ang tanong, ang lupit, first year high school, kumita ng million after 5 years. Kumita ba ng million? Yes. After 5 years, marami sasakyan? Yes. Grabe, naglabas pa nga uli ng bago, para kay Inday niya. Palakpakan mo naman, sobra. 5 years, may ilan sasakyan? Ang tanong, after 5 years, nakapag-travel? Yes. After 5 years, may leveraging 6 digit per month? Yes. This is our business. Maganda ba ang business ko? Yes. Kaya kaibigan, kung bago ka rito, huwag kang magmadali. Kasi 5 years ang pag-usapan natin. Pero kung nagmamadali ka, mauna ka na, habulin ka namin. Ganun lang kasimple. Lahat ng nagmamadali dito, kung halimaw ka rito. Ano ba yung tinatawag na halimaw? Meron dito 6-month millionaire. Meron dito 1-year millionaires. Tama? Ang tanong, kaya mo bang gawin yung ginawa nila? Yes! Walang pagkakaiba, kaibigan! Kung nagawa nila, nagawa ng first year high school, nagawa ng peace mentor, kaya mo rin gawin? Yes! Kayang-kaya. Ito ang mas malupit. Sabi ko kanina, nakakapangit ba ang walang pera? Aminado naman si Sir Giovanni, sabi niya nung una, eh sir, wala naman akong pera nung araw. Talagang medyo pangit tayo. Ang tanong, ito yung bahay niya, kasi panadero siya. Because doing this business after 5 years, nagkasasakyan? Yes. Kumita ng milyon? Yes. At ang sabi ko kanina, nakakapagpabago ba ng buhay? Yes, imaginein mo yung barong-barong dahil kumita ng milyon. Napalitan? Naging ba to? Yes. Yes. At ang maganda pa niyan, nakapag-travel ba ng libre? For how many countries? Yes. Kumita ng leveraging, 6 digit per month. Ilang taon inabot? 5 years. Ito po ang katotohanan sa business namin. Kung inabot ka ng 5 years dito, sigurado, milyonaryo ka. Ang sabi ko kanina, doing this business, dalawa lang ang pupuntahan mo. Either umaman ka, or maging milyonaryo ka. Masarap ba yung business, ma'am? Ito pa, isa. Itong kumag... Kaibigan ko to, bakit ko pinopromote to? Kasi ang ganda na istorya ng bata na to. As in, pasaway. Siya yung tinatawag na Dota Boy. Ito yung pasaway sa magulang. Kukupitan yung magulang para maglaro lang sa computer shop. Mukhang hamugboy. Andyan ba? Next na yan, na-excite ako sa ano na to. This is the upcoming one of elite members ng Santé. Grabe! Ibang klase yung matawang bata na to. At age of 21, grabe! Ilang taon na lang, sabihin na natin next year, multi-millionaire na to. Dating pasaway sa magulang, Dota Boy, pero nabago ang buhay. Ang galing ng bata na to. Bakit ko pinopromote? Kasi binibigyan ko siya ng chance. My dear friend, next year of upcoming years, isa siyang malupit na speaker dito. Grabe. Datong, Dota Boys, nabago yung buhay. Nakasama ko nga sa Hong Kong eh. Ngayon, makakasama ko na naman sa Singapore. Ay, grabe, malapit na rin daw siya. Asian Cruz! Ano lupit ba? Matindi? Maganda yung business? Yes. As in, super ganda. My upline, my grand mentor, Mr. Gerald Gallego. Imagine, dating OFW na isa sa Microsoft engineer, nagtatrabaho siya kay Bill Gates. Pero na-discover ang business, iniwanan ang pagiging empleyado. Sumali sa Santé, after 2 years, nakapag-travel na Hong Kong, Vietnam, nagkaroon ng sariling sasakyan, and of course, nag-qualified uli sa Hong Kong, babiyahin na naman ng Japan, hindi pa nakakaalis ng Japan, nag-qualified na naman ng Singapore, hindi pa nakakaalis ng Singapore, ay grabe, malapit na rin, Asian Cruise qualified na. Masarap! Malupit pa neto, last month, naglabas ng bago niyang sasakyan na tinatawag lang naman natin, ano ba yung bago niyang sasakyan? Pajero, grabe, palakpakan mo naman, as in, bigay ni Santé. Masarap?
2 years in the making. Okay. Ma'am, kilala mo? Kilala niyo, ma'am? Dati pong artista yan. Tingnan niyo maigi. Troy Minson. Ma'am, kilala mo, ma'am? Dati pong artista. Tingnan niyo. Ako po yan. Okay? One of my indoor sports, target shooting. Bakit po ako mahilig sa baril? Dati po akong hold-upper. Hold-upper na bago yung buhay. De, joke lang po. I'm a criminologist, police by profession. Parang ganito lang yan, ma'am. Kung ako nag-police, ganito ba ako kakit ngayon? Kasi bakit? Actually, lahat ng batsmate ko, they were big right now. As in. Kasi, sabi ko nga, bakit ako blessed? Kasi kung na-discover ko, kung di ko na-discover si Santé, malamang, nandiyan ako sa kanto, nagta-traffic, isang matapang pulis, mukhang hold-upper. Sa mga ano, no offense men. Kasi, halos lahat ng kabatsmate ko, they were big right now. Okay? One of my indoor sports, and of course, isa rin to sa mga extreme sports ko, snowboarding. And, I'm a rock climber. Ito, isa sa mga extreme sports ko, pag nagkamali ka, dalawa lang ang pupuntahan mo. Either funeraria or orthopedic. Pag nakabitaw ka dyan. Okay, and I'm a mountaineer. Mahilig din po akong makyat ng bundok. Bakit dati rin po akong akyat bahay gang. Nabago rin ang buhay. Nakakapagpabago ba yung buhay ang ganitong business? Yes! Joke lang po ha, baka maniwala kayo. And of course, I'm a rock climber and I'm a cyclist. Cyclist po ako, dati po akong tri-team ng tinatawag na company kong Herbalife. I've been in this kind of business for almost 20 years, then 15 years po ako sa Herbalife Japan. I am the first Filipino na tri-team member nila. Okay? So, bakit ako proud sa company ko before? Kasi siya po ang totally nagpabago ng buhay ko. But this time, doing Santé, mas matutupad ko ang mas malaki kong pangarap at mas marami akong matutulungan. Masarap. And I'm a pro bowler also. When I was in Japan, I have a license. Then one time, sumali ako sa SM tournament. Hindi ako in-interview. Simple lang. Ako rin nag-champion. Ganun lang na simple. So kung mapapansin nyo, lahat ng gadget ko may Land of the Rising Sun. Okay? Bakit may mga Land of the Rising Sun? Kasi I'm a Japanese attitude. In my 20 years in Japan, dari ka, niyong gawa ka ni Masu? Ya, inay. So, in my 20 years living in Japan, I'm a Japanese attitude. No offense, man. Sa ating mga Pilipino, bakit marami still mahirap pa rin? Kasi bakit? Sila yung reklamo bago mag trabaho. Why Japanese people, they were successful in life? Simply because sila yung trabaho, walang reklamo. Kung gusto mong umaseso, kaibigan, believe me, huwag kang magreklamo. Tama? Maliwanag? Gusto maging successful? Yes! Okay lang ba? Alas 12 tayo? Yes! Mas sa ilong dumadaan? So, kung Japanese attitude... Nakakabulol talaga, no? Kapag Japanese attitude ka, kaibigan, believe me, mas mabilis ang success. Okay? Doing this business, I have this kind of sports. Kung empleyado ba ako, magagawa ko ba ang mamahaling sports na to? Kung empleyado ba ako, kaya ko bang bumili ng isang bisikleta worth 500,000? Because nasa ganitong business ako, unlimited ba ang income? Yes! Lifetime ba yung income natin dito? Yes! Unlimited, as in, hindi ko ito ipinapakita sa inyo, kaibigan, para ipagmayabang. Ipinapakita ko sa inyo kung kaano kaganda ang networking business. At ang maganda pa sa business na ginagawa natin, healthy ka na, kumikita ka pa. Masarap ba sa Santé? Yes! Doing this business, this is my car. I'm using the car. Mayroon bang nakalagay na Santé Party? Yes! Pinopromote ko ba yung business? Yes! Mayroon bang Land of the Rising Sun? Yes! Mayroon ba nakalagay na I'm on grass? Yes! Nandito ba yung website ko? May Santé Party? Simply because I love my business. Kung gusto mo maging successful dito, kaibigan, dapat proud ka sa negosyo mo. Yes or no? Yes. Proud ako kasi habang bumabiyahe ako, nakikita yung website ko. Yes. Pinopromote ko, ha? Sabi nga nung kapitbahay ko, malamang si Chris, ang negosyo niyan, adik yan.
Malamang tulak yan. Bakit? Ipinagmamalaki pa siya na addict siya. Kasi I'm on grass. Tama, malamang nagtutulak ng damo yan. Sa lahat ng nagtutulak ng damo, pinopromote pa. May website. Because of this business, this is my parking and this is my house. Pwede na? Ano negosyo ko? Networking. Kung ako nag-police, ganito bahay ko, ano tingin nyo sa akin? Kayo nagsabi niyan, di ako ah. Ganito lang kasimple, kaibigan. Wala akong police na mabibili ang ganitong klaseng bahay. Yes or no? Yes. But because of this business, marami bang yumaman dito? Yes. Marami yumaman. Yes or no? Yes. So dahil ang puhunan lang dito, 15988, kaibigan. Gusto mo neto? Yes. Tuturuan kita. Within 5 years, magkaroon neto. Gusto mo? Yes. Magkano puhunan? 15988. Now, you have a choice. Habang pinakita ko lahat ng ito, pero hindi ka pa rin naniwala, kaibigan, wala kang healthy living, lifetime discount opportunity na kumita rito. Pero nakita mo ang business, kaya lang, consumer ka lang. Ibig sabihin, gagamit ka lang ng products, okay? Meron kang healthy living, lifetime discount, pero wala kang opportunity. Kasi bakit? Consumer ka lang. Ang sikreto namin dito, dapat consumer ka na, endorser ka pa. Naintindihan? Ginagamit mo yung produkto, then ini-endorse mo. Meron kang healthy living, lifetime discount, and of course, meron kang opportunity makuha ang mga pangarap mo. Use the products, then endorse the business. Okay? According to Chinese philosopher, kaibigan, sabi niya rito, what you are today is the result of your decision. 5 years ago. Naniniwala ka ba dyan? Kung maganda raw ang buhay mo ngayon, yan daw ang tamang decision mo last 5 years. Pero kung naghihirap ka pa rin ngayon, kaibigan, yan ang maling decision mo 5 years ago. Now, decide today and bibigyan kita ng future mo 5 years from now. Mag-decide ka, kaibigan, at makikita mo ang buhay mo in the next 5 years. Just endorse the business. Maliwanag? Yes. Okay, now, last na to. 15988. Ilang account meron ka? 7. 5 years ang pag-uusapan natin. Ma'am, hindi ko natatanungin ang edad mo. In the next 5 years, alam mo na kung ilang taon ka. Sir, in the next 5 years, alam mo na kung ilang taon ka. 1 year, kaya mo bang mag-invite? Sa loob ng isang taon, kaya mo bang mag-invite ng walang tao? Yes. Kaya? Walang tao sa loob ng isang taon, sir. Kumuha ng 15988, bawat isa. Kaya? Kaya. Nag-invite ka ng walang tao, kumita ka ng 6,000. Pwede na ba 320 pesos first month mo sa product usage nila. Now, yung walang tao, mag-i-invite din. Natigwa-walo sa loob ng isang taon. Pagdating ng 2 years, meron kang 64 under your team. Ikaw pa ba nag-invite dito? Hindi na, pero kumita ka ng 48,000, product usage 3,840. Now, yung 64, mag-i-invite din. Natigil ilan? Tigwa-walo sa loob ng isang taon. Pagdating ng 3 years, meron ka 512 under your team and you earn 384,000, 10,240 per month. Ilan ang in-invite mo rito, ma'am? 8 sa loob ng isang taon, tamad masipag. Tamad masipag. Imaginin mo, kaibigan, sa loob ng isang taon, na-invite mo na pasali 8 lang. Now, yung 60 po, yung third year mo, 512, mag-i-invite din? Yes. Natigil lang? Tigwa 8. Pagdating mo ng 4 years, 5 years, 28 million ang kinita mo, palakpakan mo naman. Ilan ang in-invite mo rito, sir, sa loob ng isang taon? 8. Pwede na ba sa iyo, ma'am? 751,000 monthly retirement benefit. Pwede na? Sa loob ng isang taon, ilan ang na-invite mo? 8. Bisan ang Pilipino, sasabihin lang, ay, hindi totoo yan. Baka sa loob ng isang taon, 2 lang ang ma-invite ko. O sabihin na natin, sa loob ng 2 taon, 8 ang na-invite mo. Ilan ang na-invite mo sa 2 taon, sir? Sobrang tamad. Lahat ginaya ka. Bawat isa, 2 taon din. 8 years, 10 years, pagdating mo ng 10 years, 28 million ka pa rin? Yes. Meron ka pa rin 751,000? Yes.
Ilan na in-invite mo, sir? Walo, sa loob ng 2 taon. Dahil nuknukan ka ng tamad. Naintindihan po ba? Now, why am I excited with this business? Imaginin mo, Pilipinas pa lang yan. Ang sabi ko nga sa inyo, I have 101 direct na naghihintay sa akin sa Nigeria, as in, direct referral galing sa akin. How about yung mga members ko under my team? They have 40, 50, 60 direct using the barley business. Imaginin mo, Pilipinas alone, 28 million. Gusto niyo ng reality? Eto, ilan account ka? $100,000 to $500,000 ang pinag-uusapan natin. Yes or no? Tanong, press line mo, meron Dubai? Meron ba tayong Hong Kong? Meron ba tayong upcoming Nigeria? Meron ba tayong Singapore? Meron ba tayong Saudi? Meron ba tayong Taiwan? Meron ba tayong Bahrain? Meron ba tayong, sabihin na natin, yung Malaysia? One line per country. Naintindihan po ba? Gusto niyo ng tamang computation. Sabihin na natin, yung 8 bansa na yan, 1 billion lahat sila. 1 billion, kumuha lang tayo ng tinatawag na 0.1% ng 1 billion is 100,000. 100,000 kumukuha ng isang barley juice. $100,000 ang pwede mong kitain sa 0.1% ng 1 billion. Imposible na 8 bansa na yan, 1 billion lang lahat sila. Nigeria alone, 1 billion na nga. Naintindihan po ba? Maganda yung negosyo? Paano kung naging 2% ang nakuha mo? Is it $200,000? Paano kung 3, 4, 5%? Is it $500,000? Yes! This is the business. Magkano po nan? 15,980. Naintindihan po ba? Maganda? Okay. Of course, after that, meron kang free travel, of course, car incentive. Depende sa'yo kung gaano mo gawin ang negosyo na to. Maliwanag. Okay. Of course, product package natin. One account natin, 4538. Meron tayong tinatawag na essential pack, 9,998. Meron tayong builder pack plus, 15,988. Ito yung bestseller natin. And of course, meron tayong extreme pack plus, 37,000. And we have ultimate pack plus, 88,000. So imagine mo, meron kang 31 accounts. And of course, yung tinatawag nating bronze or stocks natin. So depende sa package. The more, the big capital you have, the big income na meron ka rito. Naintindihan po ba? Okay, depende na sa iyan. The more na mas malaki ang puhunan mo, the more na mas malaki ang pwede mong kitain. Kaibigan, dalawa lang ang pupuntahan natin pagdating ng araw. Either mahirap ka or mayaman kang mamamatay. Huwag mong sabihin sa akin, hindi naman natin madadala ang yaman na meron ka rito sa mundo. Tama? Yes, totoo, hindi natin madadala. Pero mas masarap kung may maiiwan ka. Tama? Kasi hindi natin kasalanan isinilang kang mahirap. Pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. Ang senaryo dito, pwede kang pag-awayan. Pagdating ng araw, nagkaedad ka na wala kang yaman, pwede kang pag-awayan? Pag-ayawan? Ano ba to? Pag-awayan! Bulog! Ang hirap, matagalog. Now, ang senaryo ganito, kuya, pakikuha mo na si tatay. Nag-aaway na kaming mag-asawa. Nakaka-relate? Pwede mangyari? Kasi pinag-aawayan ka kasi palipat-lipat ka. What if? Kung mayaman ka, pwede kang pag-agawan? Kilala niyo na sa picture? Si Bill Gates. Pwede pakibasa. Meron siya sinabi rito. Go! Network marketing ang sinabi ni Bill Gates. Tanong, ano ba negosyo natin? Network marketing, okay? Are you ready to challenge yourself? Yes! Are you ready to challenge yourself? Yes! Kaibigan, kung hindi mo i-challenge sa sarili mo, in the next 5 years, malamang yan na pa rin ang ginagawa mo. Yes or no? Yes! In the next 5 years, kung problema mo pa rin ang pera ngayon,
malamang yan ang pa rin ang problema mo in the next 5 to 10 years. Tama? Yes. What if, i-challenge mo yung sarili mo. In the next 5 years, iba ang buhay mo. Tama? Maliwanag? Yes. Ibigan, meron lang ako isang tatawagin. When it comes to this business, it's a proven business for how many decades. When I was in Japan and even in the US, pag sinabing networker ka, it's a great profession. Ibig sabihin, kapag networker ka sa ibang bansa, sikat ka kasi millionaire ka automatic sa kanila. Kasi karamihan ng networker na nasa ibang bansa, especially in the US, nasa Beverly Hills, may aeroplano, merong lancha, merong mga sports car. Anong trabaho nila? Networker! Nagtaka lang ako nung umuwi ako ng Pilipinas, pag sinabing networker ka, scammer ka. Pag sinabing networker ka, piramidig ka. Kasi bakit? Sobrang dami rin kasi ng networking na piramiding dito. Okay? Now, ang tatawagin kong tao na to, when it comes to this business, he proved for how many decades, and is a leader, okay, a mentor, a coach, he developed how many millionaires under his team, and now he just joined in our company last month. And actually, this guy, talagang sobrang blessed tayo. Kasi bakit? Nakarating siya rito, imagine, he is a trainer, he is a coach, na wherein lahat tayo maraming matututunan. Mas masarap? Yes! Sa negosyo na to, lamang ang may alam. Kung gusto mo talaga maging successful dito, kaibigan, aralin mo lahat ng libreng training dito. Hindi ko na patatagalin, kaibigan. Gusto kong tawagin ang ipinagmamalaki nating tao sa ganitong klaseng industry. Pagdating sa ganitong negosyo, kaibigan, hindi po rito pinag-uusapan ang tagal. Pero pinag-uusapan dito yung expertise na pag nagawa mo na ang business na to, parang nagsasalita ka na lang, one by one, dire-direcho, at in, alam mo ang ginagawa mo. Mas masarap. Gusto maging successful dito? Yes! Aralin mo lang, kaibigan. Libre lang po ang pag-aaral dito. At cross of 4538 or 5988, tuturuan ka ba namin kung paano yumaman dito? Paano maganda ang business na to? Sir, sino nag-invite sa'yo? Tingnan mo maigi, sir, kung gaano kaganda ang business na to. Sino nag-invite sa'yo uli, sir? Si sir. Sino nagpapaliwanag dito? Sino napapagod? Sino namamaos? Pag ikaw sumali, sino kikita? Siya. Ma'am, sino nag-invite sa'yo? Ganun din. Imaginin mo, within 1 year, ganyan ang gawin mo. Kumikita ka? Natututo ka? Pag ikaw kumita naman, milyonaryo ka na, palitan nyo rin kami rito. Nakakapagod din. Now, hindi ko na patatagalin pa. Pag tinawag ko itong tao na ito, pwede ba nating palapakan na sobra-sobra? Yes. Okay? Ladies and gentlemen, our coach mentor, Mr. Louis Garcia! Alright, good morning. Ay, good evening. Good evening. Good evening po. Good evening. Ayan, so palakpakan naman ho natin si Mr. Chris Abili. Grabe. Na-inspire po ako, no? So kasi po, simple lang. Sabi nga daw nila, for you to predict your future, hanapin mo yung taong matagal na dyan sa ginagawa mo. No, let's say 5 years, 10 years ahead sa ginagawa mo. Kung ano yung nakikita mong buhay niya, yun yung future mo. You can easily predict your future. So dito po, kung 2 years na ho siya dito, you can easily predict your future. Are you all excited? Yes! So anyway, let me introduce myself. My name is Louis Garcia po. Let me tell you about a bit of background of myself, no? Dati rin po akong empleyado. Sino po dito mga empleyado? Come on, taas naman, come on, come on. Sige, thank you. Anyway, before I proceed, may I ask an audience participation po? Para ganahan naman ako dito, nakaka-nervous po pag ganyan yung tingin niyo eh. Oh, subukan mong tumayo dito, tas ganyan ang tingin, nakaka-nervous po talaga. No? I need audience participation. Pag sinabi ko pong okay, sagot nyo ay alright, okay? Alright! Okay? Alright! Pag sinabi ko naman alright? Okay! Okay? Alright! Alright? Okay! Pag sinabi ko naman pong hello? Hi! Sinabi kong hi? Hello! Sinabi ko pong crystal, ang sagot nyo ay clear. Clear.
Clear po ba? Crystal! Crystal po ba? Clear! Hello? Hi! Alam niyo, hindi ho tayo magsisimula pag hindi ho kayo nakisama. Alright! Okay? Alright! Alright? Okay! May bandang apat ho doon, dalawa dito, isa dito. Hindi ko na ituturo kung anong kulay ng damit. Hello? Hi! Hi! Hello! Naging pito. Hindi ko tayo magsisimula pag di nakisama lahat. Hi! Hello! Hello? Hi! Okay? Alright! Alright? Okay! Okay? Alright! Dalawa na lang, dalawa. Dalawa! Hindi ko ituturo, bandang huli yan. Okay! Hello? Alam niyo, nang nakaraan, no? Hindi ako nagbibiro. Yung last talk ko, alam ko, inabot kami ng tatlong oras kakahilo eh. Opo, seryoso. Sabi ko, isa lang, pakiusap ko eh, makisama. Inabot kami. Sabi niyo isa, hello? Hi? Hello? Mga ganon. Ay, naawa ko. Sa kasi, ay, 3 hours na pala kami. Tinuro ko, lalaki. Sabi ko, nasa banda ron sa gano'n. Sabi ko, sir, ikaw naka-violet, makisama ka naman! Pagtingin kong gano'n, pagturong gano'n, lahat sila gumalaw, no? Tapos alam niyo ginawa nila, pinagtutusok ng ballpen? Oo, mamaya, pag di pa rin nakasama, tuturo ko, ha? So alam niyo na magagawin niyo, ha? Okay! 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 Ayan, natakot din. Anyway, so yun nga, 17 years ako ng corporate world. Eh, alam niyo po, panganay ho ako. Pito kami magkakapatid. Jeepney driver po tatay ko. Kaya po, Divisoria. Nanay ko po is jeepney driver din, no? Banana cube vendor ho sa Divisoria. Kung familiar kayo sa Divisoria Mall, familiar? Yes! Meron nung pintuan yun. Alam nga rin wala. Ako lang natawa doon. Anyway, sa tawid po noon, merong choison, tindahan po ng mga textile, mga botones, zipper. Kung pamilyar kayo sa area ng Divisoria, yung mismong entrance nila, may mga nagtitinda po doon ng mga garapon-garapon, mga platito, mga basyo ng bote. Lola ko po yun. Tapos sa kabila po noon, sa tabi po ng pwesto noon, doon po nakapwesto nanay ko. Doon kami nagtitinda ng banana cube. Alright, then malapit po kami sa may Tabora. Yung kantong-kanto mismo ng Tabora, tindahan po yun ng mga wallpaper. Pamilya kayo sa wallpaper? Yung paper na ginagawang wall? Joke ko ulit yun, libre tumawa kayo talaga. Ang tipid-tipid yung tumawa. So, ninong ko naman o, yung nagtitinda doon. So, to prove na yung kabilang kanto, Santo Cristo naman po. So, doon ko talaga pinalaki, laking Moriones po. So, yung tondo na yan, pinakamapayapang lugar sa Pilipinas po yan. Promise, so, bakit tayo nyo maniwala? Natatawa kayo. Baka samain kayo sa akin na mapayapa akong tao. Anyway, oh, so, syempre, being poor, ang katulad ho ng turo sa inyo ng magulang nyo, dahil kung ikaw ang panganay, ikaw yung naasahan ng... Pituho kami, bauho tatay ko eh. So, pituho kami, and then, of course, syempre, natanim sa utak ko, kailangan ko makapagtapos ng... pag-aaral para hindi ko daw danasin ang kanilang? Kayo yata magulang ko, ba't alam niyo yun? No, so, ibig sabihin, well, usual na turo. Tama po, normal na turo. Mag-aaral ka mabuti para pagka-graduate mo, humanap ka na magandang? Sinunod ko po yun. Eh, awa ng Diyos, paano ako mag-aaral kung anak ako ng isang mahirap? Paano ako makakapag-aaral sa college? Tapos, hirap pa ako magsalita ng English. Bakit? Yung lugar namin, hindi naman English-speaking lugar yan eh. Tama po ba? May nakita na kayo, mahirap, nag-uusap doon, squatter area, Inglesan na Inglesan. Tapos, ganito conversation nila, hey ma'am, what is up food for the day? Ganun po ba? Siyempre, pag may nakita kang English squatter, siyempre, mga addict na tao dito. Hello? Hi! Hello, naka, pero alam niyo po, honestly, wala namang masamang ang isang mahirap pag-Ingles. Yes or no? Yes! So, ibig sabihin, sino dito ang gusto niyo umaman? Lagyan niyo na sound. Ako yun! Ako! So, tingnan niyo po ha. At the back of your head, wala namang masamang umaman. Pero at the back of your head, sabi mo, weh! Hello? Ah! Nakakalik po kagad? Yes. So, to make it short, nag-aral po ako, working student. Nagtrabaho po ako sa may Pandakan, sa may Coca-Cola bottling. Sa may Otis po, ang trabaho ko po doon, I was 17 or 16 that time, ang trabaho ko po agad, quality controller. I was just 16, ang trabaho ko, quality controller. Maganda trabaho? Maganda kumpanya. Hindi niyo po alam po ano yung quality controller. Ako po yung tagalinis sa mga bote, pinagsasakan niyo na basura na tinatanggal ko, bayaran ako isang case, 2 piso.
Quality, malinis. Control it, ako yung taga-salang. Alam niyo po, kailangan kong gumising na alas 4 ng madaling araw para makatapos ako ng alas 5 ng hapon. Maghuhugas ako ng mga 100 cases para magkaroon ako ng 200 para makapasok ako 5:30 o 5:45 sa CCP, sa may Central College of the Philippines. Familiar? Kung hindi, oh, alam niyo yung SM Center Point. Buti pa yung SM, kabisado. Yung katang kabilang kali, oh, dun po yung CCP. Batch 91 po ako graduate doon. So, awa ng Diyos, first year at college ko, wala ko naunawa ng subject. Na architectural kasi yung kurso ko noon dahil nasa construction business yung pamilya ng tatay ko, no, yung lolo ko, sila po yung nag-construct sa Mr. Bank. Anyway, sabi ko nga, mahirap maging mahirap. Agree, disagree? Agree. Parang nag-e-enjoy pa kayo, ha? Mahirap po, no, hindi mo lang maranasan ng hirap kasi immune na. No, minsan ang kahirapan, hindi mo na maramdaman mahirap kasi sanay na. So kami po, on my part, dahil panganay ako, syempre nakikita ko yung hirap ng magulang ko, wala akong inasyon kundi umaman. Pero sabi ko, paano ko yayaman? Eh, sabi ng nanay ko, magtapos akong pag-aaral, hindi nga ako mapag-aaral. So, you know, awa ng Diyos, architectural, malaki daw sweldo dyan. So, awa ng Diyos, papasok ako ng 9:30, ay, papasok ako ng 5:30, uwi ako ng 9:30, lahat ng tinuturo ng teacher, hindi ko may maunawaan. Bakit ako'y mahirap? Siyempre, pag ikaw mahirap, nasa saliba ka naman sa mga spirito. O, oh, every time natin ako ng klase, siyempre, 5:30 to 9:30, evening class, nakaganon ko. Hindi yun, inaantok. Nasasaniba ng masamang spirito. Kung hindi kayo familiar dyan, maya-maya katabi mo na, tingnan mo, maya-maya gumagano na rin siya. Bakit yun, inaantok na rin. Anyway, sige, bilisan ko. So to make that very short again, nag-work ako sa may Chancy Brothers, sa may Pasay, sa may Benz. So 10 years po ako dyan, and then after that, nag-work ako abroad. So all in all, 17 years po ako nag-work. Ilan po? 17. Ilan po? 17. Sulat ko lang po, ah, para malinaw. Tingnan niyo po yung kwento, ah. Hopefully you will be inspired by this story. Tingnan niyo po, ah. 17 years po ako nag-work. Nakakahiya mang aminin, puro po ako. Pakibasa po. Sino po dito nagdadasal mawala na utang niya? Come on. So lahat na nagtaas ang amay may utang. Huli. So tingnan niyo po, ha? Bakit ako naman puro utang? Grabe ka, Louie, hindi ka marunong humawak ng pera. Eh tingnan niyo naman po, quincenas, katapusan, hindi pa sumasahit sweldo, ubus na. Di ba may nare-receive tayong payslip? Ang marireceive mo na lang yung slip, wala na yung pay? Hello? Nakapakipala ko, maraming payslip. Pag hindi nagkasya, anong gagawin ko? Promise, magbabayad ako sa? Pagdating ng sweldo, magbabayad ako ng? Pag nagkasya at nagkulang, ako ay? Promise, magbabayad ako sa? So, utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Trabaho, sweldo, bayad, utang. Tanong, nakapag-ipon? Yes. Nakapag-ipon na maraming utang? Yes. Are you with me now? Yes. So, at the same time, nangangarap, wala din akong kotse. Walang masama ko sa kotse, tama? Hindi yung materyaloso, komportable yung buhay ko yan. Walang masamang mangarap ng kotse, pero walang nakaka-enjoy sumakay ng public transportation. Let me prove. Meron ba dito pag nakakita ng jeep, kinikilig? Yung, pag nakasakay ka jeep, gano'n, enjoy. Hello? Itong mahirap, nagmamadali ka, fresh na fresh. Pagsakay mo ng jeep, sariwang-sariwa. Pagbaba ng jeep, mukha ka madirigma. Familiar? Yes. So walang masama dyan. Wala, puro utang, walang kotse. Ito pa malupit, pakibasa. Pakibasa po? No. Anong iPhone? Ipon yan, anong iPhone? Puro na utang, iPhone pa. Ipon mo yan, walang savings. Sino po dito naniniwala sa savings? Taas ang kamay. Naniniwala sa savings. Ay, yung iba hindi naniniwala. Carry pa. Kung ikaw papala rin, sino dito gusto magkaroon ng ipon? Come on, taas ang kamay. Alright, sino naniniwala sa ipon? Taas ang kamay. Sino may ipon? Oh, pwede wala. Ganun. Tapos, ito pa malupit. Wala akong bahay. Ladies and gentlemen, ilan akong years ako nag-work? 17. Puro ako utang, walang kotse, walang ipon, walang bahay. So tingnan niyo po, ah, pero katulad niyo po ba ako nangangarap sa buhay? Yes! Sigurado po ba tayo doon? Yes! Now, ang tanong, bakit hindi natin nakukuha itong mga pangarap natin? Gusto niyo po malaman ang sagot? Yes! Let me illustrate.
17 years ako nag-work. Nangangarap umasenso. Aasenso ba ako kung patuloy kong gagawin ang dati kong ginagawa? Yes. Now, that's the answer. You cannot expect different results if you keep doing what you have done. You will only keep getting what you have gotten. Ako po, kaya sabi ng isang author, insanity is doing the same things, expecting different result. Hindi ka pwedeng umasenso kung paulit-ulit natin gagawin, dati natin ginagawa. I'm not saying it's wrong. Hello? Hi! Nakuha niyo po? So, what I did now, sabi kong ganun, ano bang dahilan bakit tayo nagtatrabaho? Kailangan natin ng malaking... Ano po rin sa bakit tayo nag-work? Let's be honest, come on. Meron ba dito excited mag-work dahil... Wala lang? Yung pagising, yes, papasok na naman ako. Eh normally naman ho, ganito ang nangyayari, scenario. Nakakainis, pasok na naman. Familiar? Yes. Naranasan mo yung tipong ayaw mo pang gumising, gigising? Yes. Kailangan mo ng pera kasi, kaya that's why humahanap ka ng trabaho. Tama po ba? Kasi ito lang yung pamamaraan na alam natin na pwedeng kumita ng pera kasi yan po ang conditioning, programming, and training ng ating mga parents or mga guardian. Yes or no? Yes! Wala naman nung dito tinuruan, anak, mag-aaral ka mabuti, pag-graduate, mayaman ka. Most of us, majority of the population, ang tinuro sa atin, anak, aral, buti, pag-graduate, humanap ka ng magandang... Asawa! Yan ang asawa, yan ang uso ngayon. Alam niyo po, ang mga inchik iba eh. Alam mo, ikaw anak, araw buti ha, ikaw graduate, ikaw manage business. Ganun, inchik kami, inchik, liit mata, pag negosyo, laki kita, laki mata. Pilipino, malaki mata, pag negosyo, liit mata, wala kita. Kaya yung 15-99, maganda ba? Yes. In-explain ni Sir Chris, ang natandaan lang yung 15-90. Kanina, pinag-usapan, travel, kotse, kumiki ng mata. Nung sinabi pa yun, hello? Hi! Oh, so, ladies and gentlemen, kailangan magtrabaho para kumita ng pera. Kailangan ng pera kasi lahat po tayo merong pangarap. Wala naman ako nakita dito nagtatrabaho. Ang reason niya, wala lang eh. Majority of us, kaya tayo nagtatrabaho kasi meron naman tayong mga pangarap. Ang mga magulang mo dito o yung mga bagong couples, ang pangarap nila magkaroon ng sariling house and lot. Tama po ba? Well, meron akong kaibigan, okay lang, kwento ah. Sabi, Louie, hindi ko kailangan mag-join dyan. Hindi namin kailangan ng malaking bahay at lupa. Importante sa amin magkaasawa. Nagmamahalan kami at may kapayapaan. Ay kung utot mo blue. Kahit sinong babae tanungin mo, kung ikaw lalaki, hindi siya papayag makisama sa binan. Gusto nila ng peace of mind. It's not because ayaw niya makisama. Gusto nila meron silang sinasabing sariling tahanan. Mas lalo na ito, kung ikaw, papay! May asawa kang lalaki, hindi papay yan, naitira mo sa bahay nila. Hindi, okay lang, sabi ng lalaki. Hello? Hi! Ano po yung pangarap? Mga magulang, pangarap nila i-provide ng magandang education sa anak nila. Yes or no? Bakit yan lang daw yung tanging yaman na kaya nilang ipamana? Hello? Hi. Kung ikaw magulang, kahit sino tanungin mo magulang, gusto nilang isend ang anak nila sa pinakamagandang school. Yes or no? Yes. Kahit sinong tao dito, nangangarap magkaroon ng savings. Yes? Yes. Lagyan nun natin ng tag price yung pangarap. Sabi nga nila, if you aim at nothing, you will surely hit nothing. Tama po? If you want something, you must give something. There's no such thing as something for nothing. Hello? Hi. Gusto niyo yumaman? Yes. Huwag na lang yumaman. Allergic mga tao sa yaman. Gusto kong masenso. Yes! Yes! House and lot. Lagyan natin tag price. 5 million. Wala pang furniture yan. Yes. Tara, no? Yung sakto lang yan. Yung sakto lang. Education ng anak. Magkano po budget? Simula elementary ng college. Pag sinabing ganito, kurso niya, huwag mong awatin. Pag sinabing astronaut, astronaut.
Pag sinabing doktor, doktor, huwag mong aawatin. Elementary ang college, so, mga 5 million? Hello? Hi! Kulang yan. Isang anak lang ho yan. Pag nanganak na, ligate na kagad. Kasi hindi na pwedeng dalawa. Kulang yan. Savings, yung tipong pag may sinuksok, merong? O, sabihin na lang natin, 5 million na lang din. Tanggalin na natin yung travel. Tanggalin na natin yung financial assistance. Tanggalin na natin yung jewelry. Are you with me? So, magkano po yung value ng iyong pangarap? 17 million. Anong dahilan? Bakit tayo nagtatrabaho? Para kunin ang pangarap. Sabihin na lang natin, nakakaipon ka ng 10,000 per month. Pwede? Pwede yan. Basta hindi ka kakain. Di ka magsisine, di ka magmimerenda, di ka mag-Starbucks, di ka mag-Jollibee. Lahat ang kinikita mo, iniipon. Kasi kailangan kunin yung pangarap. Sir, okay lang po, mahirap ang pangalan nila. Sasoli ko po mamaya. Sir Jules, ilang taon na po sir, kung okay lang? Sir J, 47. And si sir? Pangalan? JR. Ilang taon na po? 20. Si JR? 20. Babae naman, si ma'am. Ma'am, excuse me, pangalan po? Faith. Ilang taon na po? 25, parang galit kayo sa akin. 25. Ma'am Faith? 25. May pangarap po sila? Yes. Lahat po tayo may pangarap. Hello, sagot. Yes or no? Yes. Yes. So, 10,000 sa loob ng isang taon, ipon po siya 120,000. Tama po? Yes. So, malapit malayo? Malayo. Hello? Malapit malayo? Malayo. Sobrang layo. So, pero si JR, 48. Ay, si Jules, 48. Si JR, 21. Si Faith, 29. Kaya pa, mga bata pa, may lakas pa, di ba? Yes. So, ipon po ng 10 taon, meron silang 1.2. Hello? Yes. Malapit malayo? Malayo. Ang dahilan tayo nagtatrabaho, para kunin ang? Pangarap. So, yun nga lang, malayo, 58 na, 31, 39. Kaya pa, may energy pa. 1.2 ulit, another 10 years, 2.4. Si sir, malapit malayo? Malayo. Sobrang layo. Pero yung edad ni sir, 69, candidate na to? Candidate. Candidate na mag-retire, sir. Wala ko siya namin. 41 and 49. Tama po ba? Kaya pa. So, kung 1.2, 1.2, 2.4 in 20 years, doblehin na lang natin para mas mabilis computation, 4.8. So, 20 years. Malapit malayo? Malayo. Pero ito, wala na. Sir, sila nagsabi rin dala ko. Pero, wala na rin. Kaya pa, nagbabahalin. O, 89, 89. Si Sir, 61, eto. 40 years, another 40 years. 4.8, 9.6. Malapit malayo. Layo. So, Sir, 129. Eto, medyo sumunod na rin. 101. Eto, 109. Anong point? So, 9.6 ulit, another 40 years, 169. Malapit, malayo? Malayo! Nagigets po? So, anong point? Ito yung malaking pangarap. Ang ginawa nila, ito yung kita. So, dahil malayo, eto malupit. Eh, paano kung wala pang ipon? So, anong ginagawa na, no? Salamat ka nga, may trabaho ko, iba nga, wala. Kasi lang ako, ikaw nga, nakakain, iba nga wala. Ginastify ang kahirapan, nalimutan mangarap. Tinanggap ang katotohanan at kinilimutan, ganyan talaga ang buhay, walang choice. Hello! Hi. Ladies and gentlemen, look at this. Kung ito situation, believe me, do we have a choice? Yes! Dalawa lang ang choice dyan. It's either you become bitter or you become better out of your circumstances. You become bitter of your situation kasi korap ang government, kasi walang ginagawa gobyerno, kasi pangit ang trabaho, kasi mahal ang bilihin, kasi walang maayos na mga ganon, kung sino-sino biniblame because of the situation. Ang tawag doon ay bitter. Ang ginagawa niya dito, cry, cry, cry and cry. Ngangal. Complain, complain. May kaibigan na ako, complain ng complain. Walang ginawa kundi mag-complain. Last week, kausap ko siya, pare.
Grabe naman yung mga petroleum na yan. Taas na ang taas ang gas. Wala na silang ginawa kundi magtaas na magtaas. Ay ko, paano may kotse ka ba? Wala! Ubi ka nag-complain! Wala! Nakikiusok! Pakailan mo ba? Nagko-complain, wala naman pa ng kotse! Nagko-complain, malang kotse mo, Brad! Gasoline yan! Isang apak pa lang yan, isang litro na yan! Ay ko, ba't ka nagko-complain? Malang naman pa lang kotse! Hello? Hi. Oh, we can become better. Everybody say better. Better. You may try. You can choose to cry or you may choose to try. You can choose to become bitter or you may become better. The next logical step, everybody say the next logical step. The next logical step is to make a choice. To become better. Stop crying, otherwise wala namang yumayaman sa cry. Di ba sana kung meron nga eh, isang luha dito, isang luha dito, 1-5. kung ang pag-complain, pag-yaman, marami nang yumaman. Hello? Look at po, kasi ang dami nagko-complain. But look at this, ito po, malaking pangarap, ito ginawa. Pinaliit ang pangarap, pinagka siya sa income. Actually, hindi na nangangarap, nagsusurvive. Kaya nga pa nagkita, kumusta ka na pre? Eto, surviving. Okay lang. Kasi reality po eh. Tama, mali? Tama o tama? Tama! Look at this. Taas ang kanamay. Taas ka kanamay. Tapigin niyo po yun sa kanay yun. My friend! May good news! Taas ang kaliwa. My friend! Makinig ka na sa harap ang good news! Eto po. Alam, tingnan niyo po. Everybody, look at this. Kung ito situation, ito lang po yung pwedeng gawin. Dati walang choice. Bakit? Walang Santé eh. Pero ngayon nakita mo si Santé, meron ka ng choice. Ano po yung pwedeng gawin? Louis, mahirap yan eh. Huwag ka mag-alala, kahit wala kang gawin, mahirap pa rin. Subukan mong mag-nganga sa bahay, maghapon, ang hirap nun. Nganga? Ah. Hello? Anong gagawin? Aralin natin, palakihin natin yan, hanggang sa lumaki yung income mo, and then pwede kang mangarap ng malaki ulit. Tapos sasabihin ng nanay ko, Louie, matuto ka nga magsikip ng sinturon mo. Masikip na! Wala nang ihigpit! Sabi ng nanay ko, Louie, huwag kang ambisyoso ha. Matuto kang mamaluktot habang ang kumot mo may kli. Bakit ako mamaluktot? Pwede naman akong bumiling malapad. Hello? Louie, dahan-dahan ka. Ang lumakad ng matulin, matinik. Parang kayo nanay ko ah. Bakit ako maglalapad sa tinik? Meron namang sementado, yan yung Santé. Hello? Kaya ka, life is a choice. Sabi ng nanay ko, Louie, dahan-dahan ka. Nangangarap ka ng masyadong mataas. Ang lumipad ng mataas, lumagapang. Masakit? Sabi ng nanay. Mas masakit ang puro lagapak na hindi nag-a-attempt lumipad. Yes. Hello? Huwag niyo akong gayahin na hindi ako sumasagot sa nanay ko, sa isip ko lang yun. Pasaway na anak. May natututunan po? Yes. Tingnan niyo pa lalaki natin yung income. Tingnan niyo pa, Louie, mahirap yan eh. Lahat po ng bagay na pag-aaralan. Lahat po ng bagay na pag-aaralan, hindi ko linya yan eh. Huwag ko kayo mag-alala. Wala akong pinakitang ng anak may stethoscope. At sasabihin ng doktor, doktor yan. Wala akong nakitang lumabas sa sinapupunan na may T-square. Sasabihin ng doktor, arkitekto yan. Lahat po ng profession natin na pag-aralan, yes or no? Yes! Tingnan niyo po ah, nag-aral ng 6 years elementary, yes or no? Yes. Nag-aral ng 4 years ng high school, yes or no? Yes. Nag-aral ng college 4 years. Ilang years nag-aral? 14 years. Nilaban? Yes. Nagsunog ng kilay? Yes. Nangompya? Yes. Gumawa ng kodigo? Yes. Inunawa ang mga subject kahit ang hirap unawain? Yes. Maipasa lang? Yes. Binili mga textbook? Yes. Para pagka-graduate, makahanap ng? Naghanap ng trabaho, 14 years nag-aral para kitain yung wala lang. Hello? Hi. Sabi nila, Louie, sakit naman yan. Reality hurts, but the truth will set you free. Nakuha niyo po. Kaya nung maunawaan ko to, nung nilagyan ng ano, nung engineer, sabi ko, nung speaker, sabi ko, masakit, pero totoo eh. Kaya alam niyo po, yung 17 years since 2014, nalikuran ko na po.
Kaya after employment, wala akong ginawa kundi magnegosyo. Isa po akong cosplay organizer. Hindi po ako cosplayer. Organizer po ako ng mga events. So ito po ako sa gitna. Ito po. Hindi po ako nakamaskara dyan. Natural po yan. Organic po yan. And then, ito po yung mga event na ginawa ko, one in Tacloban and one in Ormoc. Hindi po ako swelduhan dyan, kumikita ako sa mga sponsorship. Global Loan, binigay sa akin dito, 300,000. Si Animax mismo, which is a Singapore-based company, binigyan po ako niyan more than 300,000. So, out of the two company sponsorship, I got 600,000. Doon kukunin yung bayad sa venue, yung pang-gift prices, for the sound system, and everything. Doon ho. So kung ano yung matira, akin. Plus yung ticket sales. Are you with me? Yes. So nasusundan po, no? So ibig sabihin, hindi ko kayang i-bargain yung sarili ko for 400 per day. Why? Gigising ka ng 8. Ilang oras ang trabaho? 8. Pakiulit po, ilang oras ang trabaho? 8. Let me clarify that. That's not true. That's 8 hours. Believe me, kung pasok ka ng 8, gigising ka ng 6. Yes or no? Yes. Mahirap gumising kapag ayaw pang gumising. Yes. Ang hirap nun. Yung mag-alarm clock, yung krrrr, pak! 5 minutes. Para nakakonek kayo ah. 6 to 8, dalawang oras. 8 to 5, 9 hours. And paglabas ba ng 5:01, bahay na you? Normally, 7 or 8, depende sa traffic. So tingnan nyo po ah. Look at this, guys. 6 to 6, ilang oras? 12 hours ang binibigay mo para kumita ka ng 500 per day. You're giving 12 hours, sasacrifice mo family mo, quality time with your family, sasacrifice mo health mo, because you're rising up to beat the bandit clock. Hello? You even sacrifice the time for your spiritual growth. I know family, health, and God is more important than money, yes or no? But we give so much time earning money. You will work at the age of 20, you will retire at the age of 60, you will retire. Meron ka nang nilalamdam, lahat na na-earn mong pera, uubusin mo to regain your health. For me, that life is so ironic. Pati na tahimik kayo. When I realized that, I turned back myself on the corporate world and no looking back. Louis, mahirap yung ginagawa mo. Mas mahirap yan. Baka walang mangyari sa akin dyan sa Santé. Mas lalo dito walang mangyayari sa'yo. Hello? Hi. Ako po ah, eto po, modesty aside. Everybody say modesty aside. The moment you retire, dalawa lang yan, healthy and unhealthy. Excuse me, lahat ba tayo darating dito? Yes. Lahat po ba tayo abot dito? Yes. Now this is a reality. But the point is, dalawa lang yan, you're healthy and unhealthy. If you're healthy, anong gagawin mo? Magbi-business. Sad, naghintay ka pa ng 40 years, magbi-business ka na rin naman pala. Second point, anong negosyo pa ang pwede mong itaya? Third point, are you still competitive? Do you still have the energy to compete with the new technology? No! The question is, what if? Everybody say, what if? May dinaramdam ka. Believe me, all the earnings will be spent on your medicine. Chances are, kung may anak, reality is, the heart is, the true heart is, we will not be priority. Each kid may kanya-kanyang pamilyan, believe me. Totoo? Yes. For me, ayokong puntahan yan. When I realized that, sabi ko, kailangan mag-negosyo ako. Kailangan mag-negosyo ako. But I don't know how. Buti na lang may network marketing. Because of network marketing, laking squatter, hirap mo sumagsal. Gumraduate ako ng college, believe me, wala akong kaibigan because of my inferiority complex. I was an introvert during my college days. Kaya whenever public speaking, I absent. Nag-absent ako. 5 times kong dinrap yung English ko. Bakit? Takot pa ako magsalita sa harap. Gumraduate akong college, hindi ko naranasan manligaw. Nagka-crush, oo. Pag nakakita ng crush, oo, yung crush ko, mama, chup-chup. Bakit torpe? Kasi nga, merong inferiority complex. Paano ka manliligaw? 5 to 5 trabaho, 5:30 to 9:30 klase. Maliwanag po. No? So that's why, nag-try ako ng mga ganyang business. Kaya nung medyo naka-ascenso, ito po mga street children, kung ano man yung proceed ko sa negosyo ko, dinodonate ko sa street children. Hindi po street children to, okay yan.
Nagkataon lang, pareho lang kami ng palda nila. Ngayon ko lang na-notice, oo nga, ano. So, sa Ormo po yan, huwag nyo nang pansinin yung bangs, no? Sabi ko, huwag nyo pansinin yung bangs. So, speaker din po ko of Life's Perspective. Hinahire po ako. Kada talk ko po, binabayaran nila ako ng 40,000 per talk, maximum 6 hours. Kaya I cannot imagine myself, pagbalik ako sa corporate world. Yung kikitain ko na isang buwan, kikitain ko lang isang talk. Kumbaga, nag-enlarge yung aking psychological wallet. Parang ganito, para makarelate kayo. Kung bata ka, sanay ka sa piso, tama? Pero nung masanay ka sa 5 piso, hindi mo na tinatanggap yung piso. Nung makatikim ka ng 20 pesos, hindi mo na tinatanggap yung 5 piso. Yung psychological wallet enlarged. Parang sa trabaho, dati okay ka na sa 10,000. When you realize na nagkaroon ka ng salary increase, when you're getting 20,000 a month, you cannot go back to your 10,000 a month salary. Because your psychological wallet is already enlarged. Maliwanag po ba? Yes. Nagigets po ba yung ibig sabihin? Yes. So ladies and gentlemen, as long you enlarge your psychological wallet, definitely yung bulsa mo luluwag din yan. Eto malupit, mas mahal pa yung wallet kaysa psychological. The way you think determines your wallet. Pag yan walang laman din yung isip. Sorry to say that. Hello? Hi. Okay, so 40,000, 6 talks a month, that is 240,000. Palakpakan nyo naman po! Hindi sa mayabang. Because of network marketing, I gained my confidence earning my million. My first network marketing, yung binary, first quadrant, in 7 months, I was able to earn 3 million. Pinapalakpakan po ulit yun. In my journey, sa 17 years old, may kotse wala. But in my journey in network marketing, I was able to buy 10 cars, one after the other. Sino yung taga-Pasig dito? Pasig! Saan po sa Pasig? Sa Pinabuhatan. Pamilyar ka sa Bilacuana? 2. Meron po kami doon 4-door apartment po na napatayo ko because of networking. Nakabili po ako ng mango orchard sa Guimaras po. It's 10,000 square meter po. Mango orchard sa Guimaras. Lahat po yan bunga ng network marketing. Kaya kung meron ng pinaka-ultimate reward na nakuha kong yaman sa networking, it's not the money, it's the personality development. Yes. Kung bakit ka nandito ngayon, hindi ka tinitingnan nila para pagyamanin. Ang tinitingnan ka nila, ilabas yung potential mo na nagtatago dyan sa katawan mong lupa. Hello? Hi. Hello? Hi. So yun po yung pinaka-ultimate reward. Anyway, in 3 minutes, I'm done. So, nagtotalk po ako sa Singapore. This is an international company. Itago na lang natin, nakarecord tayo. Tago na lang natin yung pangalan. So, I was invited by one group, a huge organization in Singapore. They paying me 150,000 to talk for 3 days. Ang ticket po nila noon was nasa 1,000 peso. Kasi 50 Singapore dollar times 34. Hello? Hi. So, ang minimum attendees ko, 100. Are you with me? So kung walang sense yung sinasabi ko, these people are not crazy for me to get hired and talk to these people. Para i-train lang sila. And then out of 10 people dito ho, naging multimillionaire po. Because of the system, pinapalakpakan po ulit siya. So ito po sa McDonald's, ito po sa isang company kung saan ko nakilala si Sergio Wright. So, I was a former trainer po ng kanyang organization sa previous company niya. That's the first time na na-meet ko po sila. Okay? Doon ko rin unang na-meet si Sir Chris Sabile. Doon ko rin siya unang na-meet ko. And then, doon ko rin na-meet sila Ivy, sila Gerson, no, yung mga kilalang faces ko dito. And then, ito po yung aking traditional business. Nagpiprint po ako ng mga t-shirt. I'm a Christian. That's why ang design ko po is puro biblically inspired t-shirt designs. Binibenta ko po yan sa online. So from corporate, ang naranasan ko sa traditional, yung overhead, no? Yung renta, manpower, accounting, sakit sa ulo, documentation and everything. So ayan po, by the way, ang aking wife, nandun po siya sa likod, palakpakan mo naman. Huwag yun ang pagtakahan kung bakit nangyari yun. Nakukuha yun sa pananampalataya. Huwag yun ang kontrahin. So, ayan o, yung bahay namin, ginawa kong bodega kasi I cannot afford the rental. Kasi sabi ko, lagay lang natin sa kwarto,
ako pa yung nagkarpintero dyan. Then I put all my, hindi po ako sa AIM Global, the AIM Global in Korea, yung pinaka-leader nila sa akin nagpatahi ng jacket, yung hood. So baka mamaya ma-misinterpret nyo, I'm part of AIM Global. No, it's not. No, ha? So ayan o, and then ayun yung ano, mga, so yan. Tapos ito po yung mga design, no? At least, feeling artista, di ba? So, yan. So, tapos, may mga nangyari ho. Ito po, kung may Bisaya dito, may intindihan yung ibig sabihin dito, Misia at si Louis Garcia nga mubayan sa iyang natagan nga 34,000 at nga to March, manabit sa February. Mga may Bisaya dito, ang ibig sabihin niya, nangangako si Louis Garcia na magbabayad ng kanyang renta sa halagang 34,000 kasi hindi ako nakabayad ng renta. So this is my lowest, one of the my lowest of my low sa buhay ko po. Na talagang ultimo 100 pinagkakasya namin isang araw sa Cebu. Hello, 100! Kasya? Kapag kayo na sa sitwasyon ko, pagkakasya yung may 100 na yan. Na, nabuhay ko kami dyan. Hindi kami nag-breakfast, brunch. Tapos dalawang putos o dalawang balot na gulay, 10 pesos each, yung mix of pinakbet. Lagyan mo lang ng toyo, fights na. Then, 27 na kilo sa bigas, kasya na yon sa maghapon. Yes? A group of 5 adults na nagsasama sa bahay, pagkasya po yon. So, that's one of my lowest of my low. So, pangalan ko, inarerentahan ko. So, kung ikaw kaibigan, kaya ko itong pinapakita, nakakaranas ka ng mga challenges sa buhay, is not the end. Meron lang tinuturo sa'yo to get out the best in you. If you will look at it in a different perspective. Kasi kung mali ang perspective mo about your life, para tayong perspective, ha? Pangit ang tanong mo, ah, malas talaga buhay ko, ah, magaling sa akin ng Diyos. Minsan ko questionin mo pa si God, Lord, bakit mo ako pinapagsayan? Minsan sisihin pa yung asawa mo, kasi wala kang silbi. Minsan sisihin mo yung mga kapi mo, mga walang utang na loob, mga walang puso kaluluwa, kung sino-sino i-blame, yes? Pero I stood strong because kung ikaw sanay ka sa hirap, hindi mo kakayanin ang hirap ng mga taong mahal mo. Believe me. Kaya nung time na yon, na Yolanda po sila nung time na yon, way back 2013, na Yolanda po yon, sa ako po yung pinakamalapit na pwedeng tumulong sa kanila. Of course. Nako niyo po. So tinawid ko po, and then yun na, may mga pangyayaring ganun. So tingnan niyo po yung mukha namin, mukhang stress up to now naman, wala namang nagbago. So anyway, so nagsarado po yan. And then, na-invite ako sa isang networking again. So, binigay ko po lahat. In a month's time, kumita po ako ng 130,000. Yung sumunod doon niya, kumbaga, nag-release ako ng 200 to 300. So, ito po is, ano po eh, hindi siya consumable product. Kung bibili ka ngayon, after 1 year, bibili ka. No? Anyway, hindi ko na may mention yan. So, again, tinry ko po ulit yung sarili ko sa network marketing. May burnout, third degree burn from network marketing na binigyan ulit ng fair chance na sabi ko pwede. 2 months time, nakabili ulit ako ng auto. Ang maganda sa network marketing, ladies and gentlemen, is not about what you have achieved. Ang maganda sa network marketing is setting yourself freedom, yung free. Na pwede kang bumili ng mga bagay na gusto mo, kainin yung mga bagay na gusto mo, not only for you, but the people you love. The people you cares most. Are you with me? Yes. So, again, yan po yung achievement, mga award, and then I became top 2 of that company. I became top 1 in Visayas. So, ang point ko po is, I change these people's life. Yan po yung mga mentor ko from a Jollibee crew earning 100,000 to 100,000, nakabili ng kotse, dating call center, dating nurse, dating tambay. So, isa pong mga instrument. Kumbaga, God gave us a gift for us not to be used for ourselves. But that gift should be nourished by sharing it to people you care most. Even, hindi mo sila relatives. Nakuha niyo po? And then, so ayan po, nagbago mga buhay nila. And then, ito, Greenwich manager po yan. Hindi ko naman mention yan. Ito, dating IT software engineer. Lahat po sila nagkakotse. Under my team, lahat po yan nagkakotse. What excites me most, I found home in Santé. So, yun po yung masarap dito, ladies and gentlemen. It's not all about money. Hindi ka in-invite dito ng taong nagdala sa'yo dito para pagkakitaan ka. Let me clarify that. Hindi kanya pwedeng pagkakitaan kasi nga wala kang pera. Hindi, marami naman akong pera eh.
No. Gamitin natin yung blessing mo so that we can be a blessing to many. Depende yung kung paano mo siya tingnan. Kung wala kang pera, mas kailangan mo ito. Kung may pera ka, mas kailangan mo rin ito. Are you with me? Yes. So ladies and gentlemen, yung taong nag-invite ko sa inyo, believe me, kung hindi ka naniniwala sa sarili mo, trust me, yung taong nagdala sa'yo, mas naniniwala sa'yo. Kasi kung ang tingin niya sa'yo walang kwenta, wala ka ngayon dito, hindi kanya dinala dito. Yes. Kasi tingin niya, ay ha, mayroon lang yan. Ah, gwardiya lang yan. Ah, matanda na yan. Ah, bata pa yan. Ah, nag-aaral pa yan. Kung ganun yung ano nila tingin sa'yo, believe me, hindi ka nagdadaling dito. Eh, hindi. Pag sumali ako, kikita siya. Hindi siya yayaman doon, don't worry. Pero yung taong nagdala sa'yo dito, pag pinayaman ka niya, yayaman din siya. That's the downside. Everybody say downside. Downside. The downside of this business, you will not be rich unless you help that person beside you becoming rich. That's the downside of this business. That's the downside. So kung gusto mong yumaman, tulungan mo yung mga taong dinadala mo dito yumaman para ikaw ay yumaman. Sino dito gusto ng Asian Cruise? Come on! Tulungan mo yung salat mag-Asian Cruise, tulungan mo yung saray mag-Asian Cruise, ikaw, European tour ka. Hello? Naka pa po, tulungan mo magkakotse, tulungan mo magkakotse, ikaw helicopter. Maliwanag ho. So ladies and gentlemen, with that, no, pasensya na kung nagkonsumo ako ng maraming oras o piwa, pero alam ko pa may natutunan kayo. Alright? So anyway, kung gusto niyo ng more, I'll be inviting you tomorrow. So it's gonna be 2 to 3 hours training, ho. Kung may natutunan pa kayo ngayon, so mas marami ko kayo matututunan tomorrow. Hindi lang mo sa akin, marami po mga magagaling na mentor ho dito. May mga maraming magagaling na coach po. Each one of those speaker or trainer, may mga kanya-kanya silang strength. Ang maganda ho, yung mga strength na yan, pinagsama-sama namin dito sa Santé so that we can be explode. Okay po. So, thank you po sa pakikinig niyo. And then, kaibigan, ito lang po. Kailangan mo lang ng dasal. Siyempre, 15988. Tama? Yes. Back to reality. Ang ganda naman sinabi. Pag gano'n, oh, nga pala, 15988. Nagising bigla. It's fine. But, ay, huwag nga, 15988. Maganda po yung negosyo. Yes or no? Problema, pera. Pero believe me, hindi na problema yan. Kasi yung problema natin, matagal na problema yan. 5 years ago, problema mo pera. 3 years ago, 2 years ago, a year ago. Kahapon, today, problema, pera. Bukas na problema, pera. So ladies and gentlemen, stop focusing on problem. Focus on solution. Kapag gusto, merong paraan. Kapag ayaw, sa katutak na? At walang umaasenso sa puro? Ang umaasenso, gumagawa na? So kung gusto mong umaasenso, gumawa na? If there's a will, there's a way. Nako niyo po, hindi mo namin kayo tinuturang mangutang. Dati niyo nang ginagawa yan, ulitin niyo lang. Utang, pagbayad ng utang, hindi nakawala sa utang. Ladies and gentlemen, ang salitang utang, negative. Depende kung paano magamitin. Ang utang na ginamit sa bisyo, masama. Pero ang utang na ginamit sa negosyo, walang masama doon. Yes! Kasi lahat ng negosyante, umutang. Believe me, lahat ng negosyante, ho, inutang din nila, ano nila, puhunan nila. Kaya lang malakas ang loob nila, kasi ho, alam nila, wala dito, ay Louis, baka wala akong malugi. Wala akong nakitang negosyante, hindi pa nagsisimula, inisip ka agad malugi. Isa lang dapat, pag pumasok ka sa Santé, isipin mo, kumita. Masenso. Ask me why. Why? Pinaglaban mo nga yung 14 years, bayad ka ng bayad ng tuition fee, hindi ka nag-question kung gagraduate ka, nilaban mo nga yan eh. Kinaya mo yan eh. Kumuha ka ng flat 1, di naman nasasanla. Hindi ka nakakabili ng burger, pero nilaban mo yan. Dito yung million mo, ilaban mo kasi nakakabili ito ng pagbabago ng buhay. May napatulan po? Yes! So with that, thank you for this opportunity, sharing my life. This is Louis Garcia, and I'm on grass. Yes! Grabe, di ba? Bless ba tayo na may Louis Garcia dito? Yes! Abangan yan tomorrow. Santé business owner, kung gusto mong mas lumalim ang relasyon mo sa ganitong klaseng business, please attend the SBO with Mr. Louis Garcia. Alright! So, ready na ba yung maman? Yes! Important
dating yung mama, yes or no? Yes! Ang galing, di ba? So, kumbaga kaibigan, sabi nga, ilang beses na natin ipinaglaban yung pangarap natin, pero hindi natin nakuha. This time, kaibigan, ilaban mo na. Dalawa lang ang pupuntahan mo rito. Either umaman ka, or maging milyonaryo. Alright! Gusto maging milyonaryo, tama? Yes! Tayo kaibigan, tayo-tayo, ibibigay ko ang unang sikreto para maging milyonaryo. When I join in this kind of business, ganito lang kaibigan, kailangan maramdaman mo na kagad ngayon din na you are the next millionaire. Maliwanag ba? Yes! Gusto maging milyonaryo? Yes! Kailangan kaya mong isigaw sa sarili mo, I am the next millionaire. Bibilang ako ng tatlo. Pagbilang ko, isigaw mo na, itodo mo na, i-claim mo na, you are the next millionaire. Okay ba? Yes! 1, 2, 3, go! I am the next millionaire! Mahina! Kaibigan, nung nagsimula ako dito, talagang pinil ko sa sarili ko. As in, may nginig. May inspirasyon. As in, tinuto ko, I am the next millionaire. Tinaas ko dalawang kamay ko. Nakangarap, right? Yes! Nagdarasal ba tayo? Yes! Kaibigan, yung dasal mo, hindi yan ibibigay ni God by one time. Bahay mo, kinabukasan, nandiyan na kagad. Bagong sasakyan, nandiyan na kagad. May prosesong paghihirap, yes or no? Yes! At sabi ko kanina, mahirap yung maman? Yes! Pero mahirap din bang maging mahirap? Yes! Gawin mo na, kaibigan, ang tunay na paghihirap dito, dalawa lang ang pupuntahan mo. Either umaman ka or maging milyonaryo ka. Now, last na to. Yung dasal mo, maririnig ni God kapag itinodo mo ng todo. As in, friend, pag uwi mo ng bahay, namnamin mo na, you are the next millionaire. Okay ba yun? Yes!